Go. Go. Lubos at tunay na ba ang inyong pananampalataya? Lubos na rin pa yung pinaubayan ninyo ang inyong mga sarili sa akin. Muli, pinapaalala ko sa inyo na ngayon ay huling panahon na. Magsisi na kayo. Huwag kayong padalik sa masama. Mas makapagyalit na ang nasa inyo. Kung kayo ay tanghihina, bumalik kayo sa akin. Good morning, mga kapatid. Natatandaan niyo yung sinabi ko sa inyo noon, yung tetrads, yung blood moon na nakita sa Prague, Czech Republic, North and South America, North Africa, na yun ang last sign na bababa na ang Panginoong Jesus, sapagkat may cycle yun eh. Every 500 years lang nagpapakita yung fourth tetrads, blood moon. Available pa sa channel to nun? Dilu na sangre, the blood moon. At yung blood moon na yan, yan ang last sign na bababa na ang Panginoong Jesus. Kaya inihahanda na tayo. Ngayon ang panlaban dyan, para hindi tayo maiwan, watchfulness. Magmasid tayo. At ang pagmamasidan mo, chechikin mo sarili mo, huwag yung iba. Kasi yung pag-iba, matitisod ka. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo makasalanan pa. Lahat tayo hindi pa talaga natin nagagampanan ng tungkulin bilang isang mabuting ama, mabuting asawa, mabuting ina, mabuting anak, mabuting citizen ng Pilipinas. Hindi pa talaga natin na perfect yun. But when the perfect is come, yung lahat ng kakulangan na yun, pupunuin na ng Panginoong Jesus. So magpakabalal-balal lang tayo at hindi tayo matitisod sa aral ng Panginoon, lagi tayo sumusunod, we become perfect in the eyes of God. Yun ang perfection ng Diyos sa atin eh. Yung pagnanasa mo, yung motibo mo, yung kagustuhan mo magpakabalal-balal, yun ang nagpa-perfect sa'yo. Kasi ang tinitingnan ng Diyos ang puso eh. Hinahatulan niya tayo sa ating puso. Kaya kapag hinahatulan ka ng puso mo, masigit ang Diyos, nahahatulan ka. Kaya lagi malinis ang conscience natin, linisin natin lagi ang puso natin, ang pamumuhay natin, ha? Talagang seryoso ka sa sarili mo na magpakabanal-banal. Kasi sa huling araw, itong phases na dadaanan ng LCJP, siyempre ng palagi, yung dalawa eh, dalawang pangkat, isang sumasagana na sa pagpapala, spiritually, physically, at yung dumadaan pa sa mga pagsubok. Yun ang nakasulat sa Luke 21:34. Kaya mag-ingat tayo sa sarili natin. Kung saan kategorya ka nandun? Ito sabi, dapat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang inyong puso sa katakawan at kalasingan. Ito yung maraming pagpapala. Napupunta sa paglalasing, sa katakawan, sa luho ng buhay. Ito naman yung dumadaan pa sa pagsubok. At sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yun na gaya na sino. So halos parehas lang yung pinagpapala doon sa hindi na pagpapala. Parehas lang kasi magiging silo eh. Magiging snare sa iyo. Pag ang dami mo pera, baka ma-divert ka sa salimutan. Pag wala ka namang pera, baka naman lagi ka nalang mag-isip ng paghahanap buhay. Hindi nga kalimutan pa naman ang pagsunod sa Diyos. Kaya sabi ni Solomon eh, ni David eh, Panginoon, wag mo po akong gawing mayaman, baka makalimutan kita. Wag mo naman akong gawing duka, baka naman ako'y magnakaw sa iyo. So, balance lang. Nasa moderation lang tayo. Isusupply ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin ayon sa kayamanan ni Kristo Jesus. Hindi tayo magkukulang kailanman. Basta magmasid ka lang. Watchfulness. Checkin mo lang ang sarili mo. Lagi mo tignan ang sarili mo. Ito bang araw na to? Lagi kang mag-inventaryo sa sarili mo. Inventaryohin mo sarili mo. Panoorin mo 'yung sarili mo. Panoorin mo pag nakikita mo nagkamali, nagkulang, dihingi agad ng tawad. Tapos baguhin mo 'yung isip mo, magsisigil na talaga, and then commit to God. Sanctify yourself to God. 'Yun lang naman ang buhay. Kasi itong pananampalataya ng huling araw, kinakailangan lagi tayong naka-focus
sabi sa Luke 12:15 ng ganito. At sinabi niya sa kanya, magmasid kayo. So, be watchful, magmasid kayo. At kayo mag-iingat sa lahat ng kasakiman. Kasi alam niyo ha, eto, bibigyan ko kayo ng tip. Pag gusto ng Diyos, bigyan kayo ng marami pera, alam niyo yung binibigyan? Yung ayaw na rin sa pera. Parang authority. Ang binibigyan na yung authority, yung ayaw ng authority. Katulad ni, ano, ni Gideon. Alam niyo yung istorya ni Gideon, lahi siya ng Benjamites eh. Sa Benjamin, mahinang klase yung lahi na yun. Eh, hinirang siyang, ano, judge. Sabi niya, Panginoon, hindi ako pwedeng judge. Mahina yung grupo namin, hindi ako pwede. Hindi ako pwedeng humusga sa Israel. Sige, para malaman ko talaga na ako'y pinili mo, bigyan mo ako ng sign. Pagising ko sa umaga, yung lana, yung leather, basa ng hamog, yung damo, walang hamog. Di ginawa ng Diyos yung sign. Pagising nga, nakita niya, oh, ano, yung leather lang na lana, yun lang ang may hamog, yung damo, walang hamog. Sabi niya, isa pa, isa pa, isa pa. Yun naman, damo, ang basa naman, yung leather naman ng may tubig, yung may hamog. Ginawa rin niya. O di, nakumbisi na siya, nahinirang talaga siya. So yung ayaw ng authority, yun ang binibigyan, katulad ko. Ako yung bata pa, elementary pa lang ako, gustong-gusto ng mga kaeskwela ko, bigyan ako ng authority. Ayoko. Gusto ko, sarili ko lang at tupagin ko. Makasarili ako eh. Ayoko nung may responsibility ko sa iba. Pag ako nag-umagala, ayoko nang may kasama eh. Kasi alagayin eh. Gusto ko ako lang eh. Kaya pag lumakad ako, solo flight lagi. Kaya sabi nung mag-hold up nga ako ng bako, gusto ko solo flight din eh. Kasi alagayin yung kasama eh. Dapat sarili mo lang. So, dependent lang ako sa Diyos at sa sarili ko. Kaya nung matutunan ko na talaga pumasa lang sa Diyos at sa sarili. Lahat ng bagay inaasa ko sa Diyos. Kasi may companion, kay kasama mo Espiritu Santo at laksa-laksa mga anghel. So gamitin mo yung kapangyarihan na yun na you're not alone. Kausapin mo lagi ang Diyos at pag-ingatan mo yung sarili mo. Lalo na sa mga aral, sabi sa 1 Timothy 4:16. Kaya ayaw ng Diyos na maging tagapagturo eh. Kasi pumapatay ang letter. The letter kill it eh. Pag nagkamali ka ng turo sa isang tao, dadalhin mo sa impyerno yun. Kaya sabi yung mga bulag na tagapagturo, hayaan nyo. Mahuhulog yung kapwa bulag sa bulag. Yung bulag na tagapagturo, tuturuan yung mga bulag, mahuhulog sila. Hayaan mo sila. Kasi nakadelikado, sabi sa James eh. Huwag kayong magnasang maging guru pagkat napakalaki ng hatol na ibibigay sa mga guro na magtuturo ng maling aral o mga bulaang mga propeta, bulaang guro. Matindi yan, lalo sa huling araw. Matindi kasi papatayin mo yung mga tao eh. Dadali mo sa impyerno pag mali aral mo. Kaya si Timothy, sinasabihan lagi ni Pablo yun, mag-ingat ka sa sarili mo at sa iyong aral para mailigtas mo ang sarili mo, pati makikinig sa'yo. Kasi pag nagkamali ng turo, kaya yung mga isinusugo lang ang binigyan ng authority, mga aral. Pag hindi kayo sinugo, hindi ka pwede magturo o mangaral. Sabi sa Romans 10, yung lamang isinusugo ang pwede magturo at mangaral. Eh, mangaral ka, hindi ka naman isinugo. Ano, tuturo mo, baka isip mo. Hindi ka tulad na isinugo ka, yung nagsugo sa'yo, magtuturo sa'yo. Eto sabi, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ang iyong sarili ililigtas mo at pati na ng mga nagsisipakinig sa'yo. So kung ang wagas na aral lang ni Kristo ang ituturo mo, bali iligtas mo sarili mo. Kasi ang unang recipient ng preaching mo, ikaw eh. You will do what you preach. You will practice what you preach. Hindi yung magpipreach ka na isang bagay, hindi mo gagawin. Huwag kang magsasalita na isang bagay o mga ngako na isang bagay na hindi mo naman tutuparin. Siguraduhin mo sa sarili mo na kapag ikaw ay nagsabi ng isang bagay at ipinangako mo, gagawin mo. Kukontra yun sa conscience mo bang hindi mo ginawa. Kaya napakahalaga eh. The word is God eh. Ang salita'y makapangyarihan. Pag bumitaw ka ng salita, makapangyarihan yun. Kapag nag-pledge ka ng isang bagay, makapangyarihan yun. Kaya sabi sa Ecclesiastes, huwag kang mamamanata na hindi mo tutupad din, isa kang hangal. Nakakasala ka sa Diyos mo.
Kaya mag-iingat tayo sa sarili natin. At sa aral na inaituro sa atin, pag-ingatan natin mabuti kasi yun ang makapagliligtas sa atin. Yung aral na natutunan natin sa apostol. Sabi kaya sabi niya, sabi ng mga apostol sa 2 John 8 ng ganito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kasi ang kalaban natin, sarili. Si Satanas, talo na yun eh. Nang mamatay sa krus ng Kalbaryo sa Golgotha ang Panginoong Hesus, talo na si Satanas, tinanggalan ng pangil. Like a roaring lion na to, wala na tong pangil. Leon siyang umaatungan, pero walang power na, wala ng pangil. Tinanggalan na siya ng Panginoong Hesus, talo na. Destroyed na to, nahatulan na to si Satanas. Kaya sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Huwag niyang iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Yung ibinigay sa ating mga kapahayagan, yung karunungan, kaalaman at kaunawaan na ibinigay ng Espiritu, pangawakan mong matibayan. Sapagkat baka maagaw eh, because my people are destroyed because of lack of knowledge. May mga Kristiyano tumanggap talaga sa Diyos, pero walang tagapagturo doon, walang apostol, kaya napariwara ang buhay. Sabi sa Revelation 3, ito sinasabi. Kaya napakahalaga ng iglesia ang itinatag ng Diyos na may apostol, propeta, may ebanghelista, may mga guro, at yung pastor na inilagay doon is up to teach. Pag ikaw ay inilagay ng pastor, kinalang up to teach ka. Kaya nung ako hirangin pastor ng Panginoon, sabi ni Brother Manny, pastor ka, ako hindi. Lumalaban ako nung kay Brother Manny, ako hindi. At tapo ko pa, Brother Manny, mali kayo dyan, hindi ako pastor, teacher ako. Nung pala ang pastor up to teach. Kapag hinirang ka pastor, kailangan tagapagturo ka. Kasi kung mga nasiwa ka ng iglesia, hindi ka naman tagapagturo, ano gagawin mo sa mga tupa? Baka painumin mo ng lason yun. Imbis na painumin mo ng tubig, lason ang ibigay mo dun. Kaya sabi dito sa Revelation 3:11, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang wag kunin naman ang iyong putong. Kasi meron crown of salvation. May kaligtasang binigay sa atin. Enat, nahatulan ka na ba? Sabi sa Romans 3:4, magtatagumpay ka lang kung nahatulan ka na. Hindi pa tayo nakahatulan eh. Iniligtas lang tayo sa pag-asa at pananampalataya. Pero hindi pa eh. Hindi pa, wala pa tayo sa langit eh. Kung yung nga nasa langit na, nawala eh. Bakit? Sumuway sa Diyos eh. Si Lucifer nga, nasa langit na eh, naitapon eh. Yung pang wala pa tayo sa langit, papunta pa lang tayo sa langit. Yun, nandun eh. Kasi sabi ko nga eh, alam nyo, sa lahat ng pinakamatalino, sa lahat ng bagay, si Satanas ang pinakabobo. Kasi full of wisdom ito, punong-puno ito ng karunungan, ba't naging bobo? Eh, lumaban doon sa lumikha sa kanya. Dapat niluwalhati niya, pinarangalan niya, ilumikha sa kanya. Nilabanan niya pa eh. Nagtayo siya ng sariling iglesia, iglesia ng mga patay. Siya ang pastor ng mga patay. He is the author of death and sin. And Jesus is the author of life and grace. Kaya yung ibinigay sa atin na pagkakataon sa pananampalataya na minsan lang ibinigay, panghawakan mo mabuti. Hindi lahat ng tao nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng tao nabiyayaan ng Espiritu Santo. Tingnan nyo sa iglesia, lahat ba nagsasalita sa mga iba't ibang wet? Tanging iglesia natin, lahat tayo mananampalataya. Pero huwag mong hatulan yung ibang iglesia. Kasi may mga nandun na ang lahat ba'y nagsasalita. Hindi. Meron ding hindi. Kasi tumanggap din kay Kristo, ang tanong dun eh, mararapture kaya sila? Ang sigurado rarapture ng Philadelphia Church, yung may kaunti kapangyarihan ibinigay na nag-iibigan sa isa't isa. At ang pag-iibigan natin, wagas. Kaya mong ibigay ang buhay mo sa iyong kapatid. Yun ang wagas na pag-iibig, yun ang pag-iibig ni Kristo eh. Minahal niya tayo nang tayo makasalanan pa, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yun ang the greatest love. Yun ang new commandment eh. Kasi ang commandment dati, love one another as I have loved you. I want love one another as you love thyself. Yun yung Old Testament na aral eh. Eh ngayon, hindi na ang new love one another as I have loved you. Kasi yung pag-ibig ni Kristo, binigay niya ang buhay niya sa atin. Hindi na pag-ibig natin. Sabi sa 1 John 3:16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay
ang ating buhay dahil sa mga kapatid. So, maibibigay mo, tinestingan ng Diyos eh. Si Jesus Christ nga, binigay niya yung buhay niya para sa atin, di ba? Si Abraham, yung kaisa-isa niyang anak na ipinangako, ibinigay niya yung buhay ni Isaac eh. O, ganun din tayo. Ano ba ang Isaac ng buhay mo? What is the latter of your life? Ano kaligayahan ng buhay mo? Ibi-aalay mo sa Diyos yun. Ang kaligayahan ng buhay natin, yung buhay mo mismo. Kaya nga itong darating na mga araw na to, mga kapatid, binibigyan na tayo ng karapatan ng Diyos na itong mga pagpapalang ito, gamitin na natin. Magugulat na lang kayo, may mga pagpapala sa buhay nyo. Ang Diyos ang gumagawa, hindi tayo. Katulad ko, ako, mapagpapala ba ako ng Diyos? Eh, napakasama akong tao. Hindi naman ako masipag. Hindi naman ako matalino. Hindi naman ako masikhay sa pag-aaral. Tamad ako mag-aaral kasi nga sabi ng nanay ko, gagraduate ka. Minsan, di ka nga humingi ng pera sa akin, pambili ng libro. Ikaw mga estudyante, walang libro. At hindi ko ilahan ng libro. Ito libro ko, nay. Nasa utak ko. Kasi ang ginagawa ko, pag meron akong kailangan, pupunta akong library. Dito ko magbabasa. Hindi na ako bumibili ng libro. Bumili man ako sa lekto ko bibili, yung mga seko na. Ganun lang. Kaya nung gagraduate lang, sabi na, hanggat hindi kita nakikita umaakyat sa entablado, sa stage, hindi ako maniniwala. Hindi niya alam bago ako gumraduate, i-evaluate ang bawat estudyante, check-check-in ka kung mayroon kang discrepancy o ano man, okay ka. May clearance yun. Hindi niya alam yun eh. Kaya makita niya, umaakyat nga ako. Tuwan-tuwa. Eh ako naman, wala naman ako ano sa sarili ko. Wala akong pakialam, gumraduate ba ako o hindi. Basta't gagawin ko gusto ko, yun ang karakter ko eh. Kaya lang ako nagsumigap makapagtapos dahil sa nanay ko. Gusto ko naman masiyahan siya sa buhay niya na nakita niya mga anak niya graduate lahat. Kasi graduate lahat eh. Ang tatalino ng kapatid ko, alam niyo kuya ko, from elementary to high school to college, scholar yan. Scholar siya sa high school. Ano siya, pilot class siya, section 1. Scholar siya sa UP. Ano siya, chemical engineer yan eh. Licensed chemical engineer, top 10 pa siya sa board exam. At napakasipag niya, napakabait. Kaya pag dapat talaga siyang tumanggal na marami, eh ako, sabi ko, pag ako pinagpara, magugulat kayo dahil hindi talaga ako yun. Kasi ano ba qualities ko para ako yung bigyan ng maraming pagpapala nandito? Eh tamad ako, lahat ng pangit na ugali na sa akin. Kaya pag ako napagpala ng lahat ng bagay, ibig sabihin, Diyos gumawa nun, hindi ako. Eh yun na yung mangyayari ngayon, kaya lang huwag ka malasing. Baka yung mga pagpapalang darating sa inyo, eh, makalimot kayo sa Diyos, lalo yung mahalin ng Diyos, lalo kang manampalataya, lalo kang magmahal sa Diyos. Yun naman dumadaan pa sa mga pagsubok, okay lang yan. Pagpapalain ka rin naman, eh, just wait. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, may nagtrabaho noong alas 5, alas 6, alas 7, alas 5 lang, tsaka lang binigyan ng isang denaryo. Merong nauunang nahuli, may nahuling nauna. May mga nauunang pagpapalain sa atin, makikita nyo, pinagpala nga talaga, spiritually, physically, materially. Yun namang iba, dumadaan pa sa ano eh, sa pagsubok pa. Pero pagkatapos naman, pagpapalain ka rin, maghintay ka lang. Wait your turn. Isa-isa lang. Lahat tayo, mga kapatid, ito na yung panahon. Sabi ko nga, spring, summer na eh. Kasi alam nyo, pag summer, nostalgic sa akin ng summer eh. Kasi nung bata ako, say, pag summer, nasa bukid ako lagi eh. Nanonood lang ako doon ng mga kanal, sumasakay ako sa kalabaw, nanonood ako ng mga magsasaka. Eh, na-experience ko doon, pag summer, lakas kasi ng hangin, mainit ang araw. Kaya pag ako natatamaan ng hangin at nasigat ng araw sa summer, nostalgic ang feeling ko, naalala ko yung pagiging bata, kakabalik ako. Kasi ang sarap maging bata eh. Pero pag yung ano, yung mga ganong climate, nostalgic eh. Minsan nga parang may deja vu pa eh. Yung deja vu, ibig sabihin, yung nangyari nun, parang nangyari ulit. Kaya sasabihin mo, parang nangyari na itong bagay. Deja vu tawag doon. Yung nostalgic feeling naman, kapag nakakarinig ka ng music, o tinatamaan ka ng hangin na sariwa, parang bumabalik ka sa nakaraan na yung good memories. Pangit yung bad memories, yung good memories lang. Mararamdaman mo yun. Sumasarap ang pakiramdam mo. Ganon. Eh, ito na yung panahon. Spring, summer na sa iglesia natin. Sumisibol na yung masaganang pagpapala, tapos nagsasummer na anihan na. So, bago tayo anihin, sisibol muna tayo.
lalago tayo, uulad ang buhay natin lahat. At pagkatapos niyang kukunin na tayo ng Diyos. At ang pinakamaganda nito, kung loloobin ng Diyos, na hindi tayo mamamatay. Pero mo, hindi ka mamamatay. Ikaw yung taong hindi ka mamamatay. Buhay kang kukunin. E natural sa tao, mamatayan, di ba? Nakatalaga yan, may tinakdang kamatayan. Pero may naitakda rin naman na hindi mamamatay. Meron nakasulat sa Matthew 16:28 ang ganito eh. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan, ibig sabihin, konti lang to ah, remnants lang to. May ilan na nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan. Meron daw mga Kristiyano nakatayo sa ibabaw ng bato. Eh si Jesus Christ yung bato eh. He is the rock of salvation. Siya yung bato nagbigay ng tubig sa Israel. Pag pinupukpok ni Moses at pinakaon, lalabas ng tubig, siya yung bato natin ngayon. He is the rock of our salvation. Meron daw nakatayo doon sa ibabaw ng bato. At yung batong nakatayo na yun, dapat bato rin. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Pedro, Cephas, Simon, you are a rock. And upon this rock, I will build my church. Ba ang ginawa ng Katoliko dito? Ginawang first pope si Peter. At yung St. Peter Basilica, doon nandun yung labi ni Peter. Sa Italy, sa Rome. Abay, ginawang first po, para makuha nila yung credibility na apostol ang first po, mali eh. Gawa ng tao yung papa eh. Yun yung ginawa ni Constantine the Great eh. Ikinasal yung state at religion. Kaya makikita niyo yung vision na binigay kaya yung huling-huling paa. Yung vision na nakita nun, diba, gold, tapos silver, tapos brass, iron, tapos clay and iron. Ibig sabihin, sumama na eh. Sumama ang maling iglesia sa totoong iglesia. Kita nyo, Kristiyano tawag din sa kanila, pero clay sila eh. Hindi sila totoong Kristiyano. Kristiyanuhan to. Kasi nagsama yung peki sa hindi. Nagsama yung dikulor sa puti. At malalaman mo lang kung sino yung dikulor kapag makikita mo yung buhay nila. At yung puti, yun ang tunay. Kasi nung araw na nabuhay din ang Panginoong Jesus, muling nabuhay, hindi naman naniwala ang lahat eh. Ang naka-experience lang, yung tunay na Kristiyano, yung tunay na anak ng Diyos. Kasi ang nangyari nun, binayaran ng mga Pariseo. Yung mga guardian na doon, malaking pera binigay nila. Kasi humingi ng tulong itong si para bantayan yung kasi nga, baka daw nakawin daw ng mga apostol. Pinabantayan sa mga Roman soldiers ni Pontius Pilate. Di binantayan ngayon. Eh nung muling mabuhay si Jesus Christ, pinalabas nitong mga Israelitang Pariseo na ninakaw daw. Ninakaw ang katawan ni Kristo. Eh yung mga tunay na Kristiyano, hindi, risen Christ talaga, nabuhay na maguli. So mula noon, ang naging chismis, hindi nabuhay na maguli si Kristo. Ninakaw. Kaya ito yung istorya na yun. Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay. Ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng bagay na nangyari. At nang sila'y nakikipagtipo na sa matataranda at makapagsanggunian ay nagbigay sila ng malaking salapi sa mga kawal. Pera-pera lang talaga nung araw pa, pera-pera na. Tinan mo si Judas, binenta si Cristo 30 pirasong pila. Ito, big time ang binigay sa mga kawal. Malaking pera talaga. At nagsasabi, sabihin ninyo, ito yung Matthew 28:11 to 15 itong istorya na ito. Na nagsasabi, sabihin ninyo, so binigyan ng instruction ng mga Pariseo, ng saserdote. Ito instruction sa mga kawal. Magsiparito ng gabi ang kanilang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Pinalabas na ninakaw si Kristo, hindi risen Christ. Kaya ang nangyari ito. At kung ito'y dumating na sa taingan ng gobernador, ang gobernador noon ng Judea, si Pontius Pilate, at siya'y aming hihikayatin at kayo aming ilalagay na panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananatiling ito'y kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw na ito. So ang tunay lamang na makakakilala sa Diyos, yung nagpakilala ang Diyos. Ang tunay lamang na may Espiritu Santo, yung anak ng Diyos. Ang makakakita lang talaga sa Diyos, mga anak ng Diyos.
Kasi kita mo sila, kung hindi sila anak ng Diyos, hindi sila tunay ng mga apostol at mga mananampalataya. Pinaniwalaan nun hanggang sa araw na to, naninakaw ng mga apostol ang bangkay ni Kristo. Alam nyo ba, napanood ko yung story nito, dokumentary, pinalalabas na yun daw lahat ng mga kawal na binayaran ng malaking pera ng punong saserdote, assassinated lahat. They call themselves the Sicarios. Yung Sicarios, assassin yun. Sa Netflix, meron Sicarios eh, the assassin. Yung mga Sialots, si Judas, grupo yan ng mga assassin ng Israel. Kaya nung durugin naman ni General Titus ang Israel noong 70 AD, ang lahat ng kalaban niya, mga Sicarios. Magagaling din yan, mga mahuhusa yan. Sanay sa giyera yung mga Sicarios. Mga assassin yan eh. Talagang mahuhusa yan. Parang Mossad. Alam niyo ba ang equivalent ng isang Mossad? 1,000 men. One Mossad. One Mossad agent, isang dibong tao katapat. Killing machine ng Mossad. Ang husay nila, yung Agent 47, napapanood niyo ba sa Netflix yun? Kasi ang libangan ko, Netflix lang. Wala ka naman mga paglilibangan eh. Pagpunta ka sa labas, wala ka makikita. Di mga chismosa. Puro chismosa. Punta ka rito, puro mga sugalan. Sa gabi, lumabas ka, inuman. Wala ka naman dito makita kang dagat na pwede puntahan para masarap. Wala naman jungle para puntahan mo. O kaya bundok na magpapahangin ka. Wala eh. So, pinakamaganda, magkaroon ng sasakyan para makapunta ka doon sa medyo gusto mong puntahan. At yun ang hinanasa ng puso ko na ibibigay ng Diyos sa akin. 100% yun. Kasi delight in the Lord, He will give the desire of your heart. Kalugdan ka ng Diyos, ibibigay niya nasa. Ang nasa ng puso ko lang naman itong huling araw, makasama ko, pamilya ko. At ang prayer ko talaga, alam nyo, kung pahahabain pa ng Diyos ang buhay ko, magkakaroon kami ng maraming apo. Tapos tuturuan ko sila ng kwento. Magiging si Lola Bakyang ako. From Genesis to Revelation. Kukwentohan ko sila. Pagkatapos ng kwentuhan, magluluto ko si baby ng merienda ng mga apo. Tapos bubuksan yung aircon para malamigan sila. Wala ka namang gagawin. Siguro pag wala pa kaming apo eh. Meron akong apo sa labas. Eh doon sa loob, wala. Eh di siya nung araw, naging playboy din ako eh. Meron ako tatlong apo sa labas eh. Sa loob, wala ako. Eh sabi ko ka, kahit si baby titigok-tigok, pero ang Diyos naman na pumapatay, hindi ka pa mamamatay. Bubuhayin ka pa, makakasama pa natin ng marami nating mga apo, magluluto ka pa ng merienda ng mga apo mo, magkukwento pa ako ng lahat ng tungkol sa Diyos para sa kanila. Wala naman, ano ba bahihilingin mo sa buhay? Wala naman eh. Pera, alam niyo, pera. Hindi nakakapagpaligaya pera. Isang minuto ka lang maligaya doon, balikan na naman sa dati mo. Kasi parang nakaitid ka lang ng marihuanan dahon. Pag nakaitid ka ng marihuanan dahon lang, isang ngiti lang yun, wala nang tama. Hindi katulad ng puro bulaklak, mahaba-haba tama nun, mga isang oras. Pero yung mga ganung mga, kasi na-experience ko kasi yung mga yan, kasi nasabi ko sa inyo, yung has pa, ang mas magandang ititin. Malakas yun eh. Yung has naman, parang mga ano yan, mga nicotine yan ng marijuana, yung kulay black na solid na. Malagkit yun. Iro-roll mo yun sa cigarette paper, ititin mo rin yun. Malakas yun. Mas malakas yun sa bulaklak. Mas malakas yun. Mas heavy ng tama nun. Kaya sabi ko nga sa inyo, na-experience ko yan eh. Kaya pag mararamdaman nyo na yung tinatamaan kayo, yung wala ka namang ginagawa, nakapokus ka lang sa ginagawa mo, nanonood ka, ano, parang nararamdaman mo, parang kang lilipad ba? Parang nararamdaman mo, parang gumaga, lumilipad ka, pupunta ka sa mid-air na nun, makikita mo na ang Panginoong Jesus, magiging katulad ka ng Panginoong Jesus, mag-meet sa mid-air. Doon muna, tambay muna tayo. Ititira ngayon tayo doon sa ating bahay sa langit bago magkakaroon ng tribulation. Malapit na eh. Andyan na yung pestilence eh. Alam nyo, hindi na maawat ang COVID-19. Sa China, 2,000 halos ang mga namatay. Sa South Korea, 30. Sa Iran, 27. Ang dami na. Madami na mga namamatay. Buti ka mo dito sa atin, walang recorded na talagang pinasok na tayo ng COVID-19, di ba? Merong Pilipino na infected, pero nandun sa ibang bansa, hindi dito sa loob. Kaya pinagpala pa Pilipinas, wala pa yung virus na yun ng COVID-19 sa atin. Hindi pa nakakatakot lumabas. Pwede pa.
maglagay lang kayo ng mga defensive mechanism. Ang defensive mechanism, the Word of God. The Word of God is health to the flesh. Tapos yung mechanism din, pang kontra sa ano, sa hangin. Kasi powers of the air yan eh. Kapangyarihan ng hangin yan, airborne yan eh. Pag may virus sa hangin at nahawakan mo at nailagay mo sa bibig mo, sa ilong mo, hawakan na nun. Hindi katulad ng HIV. Kailangan blood transfusion yun. Ano lang sa hangin yun. Ito, delikado to eh. Silent killer to eh. Hindi mo alam, infected ka na ng virus, wala pa yung signs. Buti ka mo may na-invento na, na kahit wala pa yung signs, malalaman na kung may virus ka. May na-invento na China na. Ewan ko dito sa Department of Health, kung binibigay na sa Pilipino yan. Dapat ibigay nila eh. Kasi mamaya, baka meron ng infected, hindi mo pa alam. Wala ka pang signs eh. Wala pang symptoms eh. Pero tayo, pagpapalain tayo mga kapatid, basta sumunod ka lang, magpakabanal-banal ka. The Word of God is health to the flesh. Kasi yung body natin, may infect yan eh. Kasi nakasumpa ang body. Ano na yan eh, nadumihan eh. Nadumihan ang earth eh. Kaya kita niyo yung heavenly place, ang daming dumi. Di ba yung mga sumasabog na supernova, mga star, nagiging dumi yan eh. Nagiging malaking asteroid, maliit na asteroid. May sa iba, nagiging meteors. Tapos ino-orbit yan ng mga planeta. Alam nyo ba, ba't gumawa ng Jupiter? Kasi ang Jupiter, hinaharangan niya ng ano, Earth. Tsaka Mars, Earth, Jupiter. Ang laki-laki ng Jupiter. Ilang hours ba bago ka mag-revolve? Ang ginawa ng Diyos diyan, big brother of Earth yan eh. Yung Jupiter. Kasi pag may pumapasok na asteroid, imbis na bumagsak sa Earth, hihigupin ng Jupiter. Kasi malakas ang gravitational force niya. Ang laki niya eh. So, yun ang function ng Jupiter. Para hindi tamaan ang Earth. Pero pagdating ng tribulation period, hindi gagalaw yung big brother na Jupiter. Pababayaan na yung malaking asteroid na ang pangalan Wormwood. Papasok yun sa ano sa Earth. Papasok yun sa dagat. Masisira ang one-third sea animals. Magkakabuto, magkakapeste, matinding peste. Ngayon may peste na eh. COVID-19, pestilence yun eh. Hindi ito epidemic, pandemic. Pag sinabing pandemic, pandaigdigan. Pandemonium na ito, pandemonium na ito. Hindi lang epidemic. Kasi pag sinabing epidemic, sa isang lugar lang eh. Halimbawa, sa China lang, epidemic yun ang una. Eh pagkatapos niya, pag kumalat na yan, nagiging pandemic na. Parang empire. Kapag ikaw isang hari sa isang bansa, monarch lang ang tawag sa iyo, hari ka eh. Pero pag may nasakop ka ng ibang bansa, kumalat na at napakarami mo ng hawak na mga hawak na teritoryo, emperador ka ng empire na tawag doon. Lumawak na yung nasasakupan mo, empire ka na. Para si Augusto Caesar. Yan si Augusto Caesar, si Octavius yan eh. Eh ano yan, pamangkiyan ni Julius Caesar. Siya ang naging first emperor ng Rome. Kasi tinulungan siya ni Tyrannus. Si Tyrannus, gladiator yan eh. Eh pinag-iusapan ni Julius Caesar si Tyrannus, alagaan mo yung pamangkin ko. Yan na susunod na emperador ng Rome. Eh ang galing ni Tyrannus eh. One against 1,000 ng kalaban nun eh. Padahan ng araw eh. Sibatan. Talagang martial arts. Sibatan, padahan. Mahusay to. Gladiator to eh. Parang si ano din yan, yung gladiator. Di ba yung nakakuha siya ng maraming adipores, yung gladiator na slave. Istorya yan eh. Na, pero patay sila kay Nero. Kasi mahilig ako sa dokumentary sa Netflix eh. Si Nero ang pinakamasamang emperador. Alam niyo ba na pinatay niya yung nanay niya para lang makapagpatuloy siyang emperador? Ganun yun. Tapos alam niyo ba na pinagpapatay niya mga Kristiyano nung araw? Ginawang panoorin, kaya sa Bible mababasa mo, kami naging panoorin sa mga tao. Yung Coliseum, mapanoorin mo dun yun. Yung mga gladiators, mga slaves yung magpapatayan. Ganun ang sinihan nung araw. Tapos sa mga Kristiyano, sinusunog ng buhay dun. Pinakakain sa Tigris, sa Leon, pinaglalaruan. Kasi yun ang nagpapasaya sa mga Romans eh. Sumisikat ngayon ang mga emperor noon pag ganun. Itong si Nero, pinakamasamang emperador. At saka itong si Caligula. Itong si Caligula naman to, may topak to eh.
ano to eh, saan ka naman nakakita ng emperador na pinapunta yung sundalo eh? Tapos sino, punta daw sa Tabindalan, nanguha ng suso. Saan ka nakakita, pinapunta yung kanyang mga soldiers sa Tabindalan at pinakuha ng suso. Kundi may dupa. Alam niyo na, Shota, ito ni King Hero. Chismis siya, chismis. Ang Shota ni Caligula, si King Hero, baklain to eh. Kaya si King Hero the Great, no? Yan ang bata nung araw ng mga emperor. Kaya binanatan ni King Hero lahat ng Israelites nung araw. Mga chismis-chismis siya sa dokumentary ng Roman Empire. Balik tayo mga kapatid. Yung watchfulness. Sabi ng Matthew 25:30 ng ganito. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang oraw, aras, araw o oras ng pagdating na pag. Magpuyat nga kayo, ibig sabihin, be aware. Gising ka lagi, alert ka. Hindi yung magpuyat. Lalo na pag nagkakaedad ka na eh. Gusto mo matulog na sa umaga eh. Maaga pa, di ba? Kasi kulang na sa tulog ang nag-iedad eh. Kaya habang bata kayo, magtulog lang kayo na magtulog. Kasi dadating ang panahon, hindi ka na makakatulog. Kain lang ng kain. Pagdating ng 40 years old mo, medyo mamili ka na nakakainin. Hanggat hindi ka pa 40 years old, sige, kain lang. Gawin mo yung magagawa mo. Dahil part mo yan, sabi sa Ecclesiastes. Part 9 natin yan, ay ibinigay ng Diyos yung pagpapalang yan. Kasi ang matinding kasamaan na nakita ng Diyos sa ilalim ng araw, yung may pera ka, marami kang pera, pero hindi mo nagagastos yung pera mo, iba yung unang ikinapa. Yun ay isang kasamaan. Sabi ng Diyos, eto, basahin natin. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at maglagak sa kanyang gawa, ito'y kalooban ng Diyos. So pag dumating na yung mga pagpapala nyo, sige, go! Gastusin mo. Hanggat may pera ng panggasi, gastusin mo, kaloob ng Diyos yan. Tapos ang gawin mo, mamili ka ng kakainin mong healthy. Fruits and nuts. Tsaka, kain ka ng mga mixed nuts, mahuhusa yan. Tsaka puro vegetable salad. Lagyan mo ng konting chicken, mga sliced chicken. Tapos, inom ka ng fresh milk. Pwede na cereals, okay din naman, whole wheat yan eh. Tapos, kain ka ng ano, ng mga yogurt na may chia seeds para maganda yung metabolismo ng tiyan mo. So, ibig sabihin, mag-research ka ng mga nakainin. Maging nutritionist ka na sa sarili mo. Explore mo yung internet. Kasi, tanungin mo, Google, lahat alam niya eh. Di ba yung preemptive text, bago ka pa lang pumipindot, meron na siyang nasa isip nun. Kaya minsan, pag hindi mo chine-check, sasabihin, halimbawa, sabi mo sa kanya, eh, pero meron doon nakaano sa preemptive na Kenya. Pag binasa mo, iba yung nababasa mo. Yung iba, ayaw mag-preemptive din ng, ano, eh, ng cellphone nila, di ba? Bakit? Hindi, kasi iba lumalabas yung naka-stack ng mga word na ito na kinikilala ng Google. Kaya yung iba, inaalis. Ako naman, tamad ako, gusto ko may preemptive para isang pindot ko lang. Hindi na ako magpipipindot pa na kung ano. Pero minsan, nakakamali ka, di ba? Eh, pero ngayon, ang gaganda ng cellphone eh. Hello, Bixby. Kakausapin mo siya. Meron ng voice command eh. Kasi doon pa lang yan, yung mga cyber house. Voice command na sila eh. Yung kotse, voice command. Cellphone ngayon, puro voice command na. Iba na ngayon, talagang nasa technology na ng computers tayo. Puro voice command na. Kaya nga, pag tinatamad ka eh, kausapin mo na lang cellphone mo, siya gagawa eh. Tanungin mo na lang siya. Bixby. Hello, Bixby. Sabi siya, hi, morning. Play me a song of James Taylor, You've Got a Friend. Ipi-play niya. Stop the music. Kinakausap mo na lang siya. Ganun na ngayon. Pati bahay. Sasabihin mo, open the door. Bubukas yung bahay mo. Turn on the lights. Kasi nandun yung program ng boses mo, nababasa ng computer. Ganun na ngayon. Eh susunod niya yung tataka na ng 666. Hindi lang voice command eh. Di ba meron pa sa cellphone na face recognition, may fingerprinting, di ba? Hindi maka-access na sino yun, yung fingerprint mo lang. Tsaka yung voice recognition mo lang, pag nakasalamin ka lagi. Hindi magagamit nung iba yung cellphone mo.
Hanggat hindi yung mukha mo nakikita niya o yung fingerprint mo, di ba? Eh yun naman, sa mga may mga kabit yun. Eh pag wala ka namang kabit, i-open mo cellphone mo. Para pwedeng makita ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Yung iba kasi, may nagtatago eh, baka mahulo yung text ng kabit niya. Kaya nagpipinger ano yun eh, na lock, pero mga security password. O ganun eh, ganun natin. Katindi ngayon ang mga cellphone natin, mga computer. We are in the world of computers. Kaya, ang sarap ng bata. Nung bata, talaga nung kami nung araw, na-experience namin ng bata. Ngayon, hindi. Pag nakikita ko si Bambaw, eh, dumating at umuwi, hawak yung cellphone. Lagi lang nakatungod, nagpipipindot. Eh. Hanggang sa matapos na yan. Kaya pa naniwi na si Bambaw. Kaya minsan, kakahulang ko yan. Pag nakikita mo, busy-busy sa cellphone, dumating niya hanggang sa makauwi. Hanggang sa pag-uwi sa bahay nila siguro. Ganon ka-addict ang mga bata ngayon, mga kapatid. Kaya lang, medyo turuan nyo ng medyo malis ka mo. Kasi darating ang panahon ng makakalaro na ng bata, robot. Mga robot na. May mga robotics, ano na, ng mga company, no? Puro artificial intelligence na ngayon. Ang kotse, alam nyo, computerized halos na mga kotse. Yung mga technician ngayon, ang gagaling na, hindi na nila kailangan. Meron na silang diagnostic stick. I-check lang yan, sabihin sa'yo ng computer kung ano problema ng kotse. Meron nga, di ba, advertisement sa TV. Lumapit siya sa kotse. Naka-short lang siya, di ba? Binuksan niya ng voice command yung kotse, tumakbo yung kotse, keyless, walang susi. Ganon din na ngayon, puro sensor na lang. Darating ang panahon, ganon na din yun. Pag nagtatakan na ng 666, lahat ng access mo, nasa kamay at noo mo. Lahat ng information mo, personal information, ay na, di ba nakapasok na yan sa database ng Facebook at Google? The Eye of Horus, the All-Seeing Eye, lahat tayo identified na. Kaya meron na silang mga code eh. Code blue and code red. Sa US, meron na yan. Tinatataka na ang mga tao doon kapag code red or blue. Pag red, papatayin nyo. Pag blue, ikukulong lang. Alam na nila kung sino yung kalaban nila. Kaya sa mga internet eh, huwag kang maglalagay ng lahat ng impormasyon mo talaga eh. Ang gagaling ng hacker eh. Lalo yung mga bank accounts. Ako, nahahack nila eh. Kung paano ginagawa nila. Ang galing ngayon nila, mga hacker kahit saan. Yung Facebook mo, mapapasok. Kaya yung mga device mo, dapat i-delete mo eh. Madi-delete mo dun sa kanila eh. Kasi ano yan eh, may electronic, magnetic sa loob yan, naka-embedded lahat yan eh. Meron pa silang tinatawag ng mga retrieval ano, apps. Kahit na-delete mo na, nare-retrieve pa. Ang galing nga ng technology ngayon eh. Pero hindi nyo napansin, magaan ang buhay. Hindi ka napupunta sa mall o order ka lang sa Lazada, sa Shopee. I-deliver pa sa'yo. May malaki pang discount. Pagkain, transportation, services, clothing, sports, everything you have it. Nasa computer, di ba? Ang gaang na ng buhay ngayon. Magaang ng mabuhay, di ba? Hindi katulad nung araw, bago ka makabili ng isang bagay, ito, titignan mo lang eh. I-scan mo lang pag may na-feel, ilagay mo na sa cart mo, sa wishlist mo. Tapos check out mo na. Di-deliver. After 3 to 4 days, i-deliver na. Ang bilis din naman magpalit. Okay, hindi ka papagod. Iba, pinabibilis na lang Diyos ang panahon ngayon. Hindi nyo napapansin. Ano na ngayon? March 1 na. O, biruin mo yun. Kailan lang yan ang December 25? March 1 na. So, pinabibilis na lang Diyos ang panahon. Ngayon, sa pagbilis ng panahon, kailangan watchful ka. Ang kalaban natin, kasakiman. Sabi sa Luke 12, ito kalaban, kasakiman. Kasi sasagaan na ka sa pera pag hindi ka na mukhang pera. Ang galing niya. Pag yung baliwala na sa iyo pera, yung para sa ikaluluwalhati na lang ng Diyos, na itutulong mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa iglesia, mga kapatid mo, magulang mo, sa mga dukha, ibigyan ka ng maraming pera. Pero kung sakin ka pa, ibigyan ka ng pera, sakin ka. Ba't ka bibigyan ito? Lalo hindi ka napunta sa langit. Kaya sabi sa mayayaman, di ba? Napakahirap pumasok ng isang mayaman sa sanggala. Bakit? Mayaman siya sa kanyang sarili.
Kaya niyang solvin ang lahat ng problema sa pamamagitan ng pera. Kaya ba't bibigyan ka pa ng pera? Hindi ka natatawag sa Diyos. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok at kahirapan para tumawag ka sa Diyos. Para magkaroon ka naman ng talagang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, umasa tayo sa Kanya. Kasi nilikha ka eh. Wala kang kakayanan sa sarili mo lumaban sa demonyo. Wala kang kakayanan baguhin ang sarili mo. Hindi mababago ang dating pagkatao, hindi nababago yun. Ibinidi na yun. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na ang dating pagkatao na ipakong kasama sa krus para hindi na makamabuhay sa dating pagkatao. Hubadin mo. Huwag mong payagang kumilos ang dating pagkatao. Naipako na yan eh. Kasi nandiyan pa sa katawan mo yan, makasalanan ng katawan eh. Yung dating pagkatao ang ginagamit katawan natin. Yun ang agent ni Satanas eh. Yung dating pagkatao. Kasi nung mula ka nung isilang, nung magka-isip ka, nasanay ka na kay Satanas eh. Meron kang tinatawag na habitual pattern. Old self. Habitual mo na yun. Yun na lagi ginagawa mo. Kaya nung ma-born again ka, binigyan ka ng Diyos ng isang bagong pagkatao. Ngayon, ibinis mo yun. Kapag ibinis mo yung bagong pagkatao at sumampalataya ka, bagong nilalang ka. So, nakalaya ka na ngayon. Parang yung agila. Kasi ang tagal ng panahon, nakatali yung agila eh. Pinakakain siya ng amo niya. Eh, dumating ang panahon, sabi ng amo, takawala ko na kaya itong agila ko. Tagal na nakatali. Di pinakawalan niya, yung agila hindi pa rin lumilipad. Nandun pa rin doon sa tapakan niya. Bakit? Akala nung agila, hindi siya pinakawalan eh. O nung sabihin lang sa kanya, at pali pa rin siya, tsaka lang siya nakalipad. O ganun din tayo, kaya tayo tinuturuan. Na tayo, pinalaya na, may kapangyarihan ka na magpakabanal. Sa gawin mo ngayon ng kabanalan. Magpakabanal-banal ka, masusunod mo na ang Diyos. Dahil binigyan ka ng kapangyarihan makasunod. Pinalaya tayo ng Diyos. Sabi dito eh. Dadapwat ngayon laya na kayo sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, that Satan is the author of sin. Wala namang kasalanan nung araw eh. Walang kasalanan. Nagkaroon ng kasalanan nung gumawa ng kasalanan si Lucifer. Sabi niya, aakyat ako dun sa kataas-taasan. Uupo ako sa trono niya at magiging makapangyarihan ako. At nakahakot pa siya ng one-third angel. So doon na nagsimula ang kasalanan. Ngayon, nung kasala si Satanas, inimpluensyahan niya ang tao. Ang una niyang inimpluensyahan si Adan. Kasi yun pa lang ang tao sa mundo, eh. Si Adan nasa Garden of Eden. Hindi na kaya ni Lucifer si Adan na maimpluensyahan. Kasi lalaki, matatag, madeterminado. Alam ni Adan, siya kinakausap ng Diyos. O so naghanap ngayon si Satanas ng magagamit na mahina. Para magawa niya yung kapangyarihan, maipasa yung ginawa niya kasalanan. Eh, dinaloko niya si Eva, nadaya niya si Eva. Ang ginawa naman ni Eva, dinaya naman si Adan, nadaya ang lalaki. Kaya ang naging downfall ng lalaki, babae. Diba? Sino downfall ni Samson? Si Delilah. Sino downfall ni Adan? Si Eva. Ang downfall lang na hindi natuloy na successful si ano eh, si Hitler. Si Eva Braun pa tumulong sa kanya. Kasi may chismis na naman dyan eh. Na yung nasunog na bangkay ni Hitler, hindi si Hitler yun. Dami lang yung kunwari. Buhay pa daw si Hitler. At siguro patay na rin ngayon yun. Kasi napakatalino ni Hitler. Eh member yan ng swastika. Eh swastika, member yan ng dakabala ng Israel. Yung mga oracles. Yung mga Freemason. Mga magics. Mga black magic. Yan. Kaya may power ng charisma si Hitler pag nagsalita. Di ba? Napapasunod niya yung mga tao. Power of the devil, meron yan eh. Eh ngayon may lalabas uling ganyan na charismatic din. Yung Antichrist. Malapit na yan. Mapapaniwala niya ang mga Muslim. Mapapaniwala niya mga lahat ng relihiyon na siya yung si Jesus Christ. Pati Israel nga mapapaniwala eh. Pero pag sinabi na ng Antichrist, I am God, o doon ang kikilos ang Israel. Kasi kaya nga hindi nila tinanggap si Jesus Christ, sinabi ni Jesus, anak siya ng Diyos eh. Kaya ang kaso niya, blasphemy. Hindi naman ang patunayan. Eh kaya lang, kailangan maganap yung ano eh, yung mission ni Kristo na mamatay sa krus. Kaya ang ginamit ng Diyos na paraan doon, yun nga, yung every time, pag yung Passover, may pinakakawal, may parol eh.
Binibigyan ng parol ang isang kriminal na makalaya. Pinapili, di ba, si Jesus Barabbas or Jesus of Nazareth. Ang pinili ng mga tao, si Jesus din, ikaw alam, Barabbas. Pero alam nyo ba, ibig sabihin ng Barabbas? Acquainted with God the Father. Kaya Aba eh, Baraba. Pero Jesus din siya. Jesus is the salvation. Pero Jesus of Nazareth, yung itinalaga na Nazarenus, si Jesus Christ. Pero kita mo, pinipili ng tao, di ba? Pilibuster, pilibusterismo, hindi nolimitangere. Kasi yung nolimitangere, gusto ni Jose Rizal naman, mabuksan ng tao through the writings ng pagbubukas spiritually and mentally. Pero yung el pilibusterismo, biyera yun eh. Yun ang pinikap nila, yung el pilibusterismo, kaya nag-angkat si lumaban ng biyera si Andres Bonifacio. Kaya para sa akin, si Andres Bonifacio ang the greatest hero. Si Jose Rizal din, no? Pero on the other side, yung revolutionary side, si Andres Bonifacio. Sa pen side, katulad ng mga Freemason, eh Freemason din niya eh. Pen ang gamit ng mga Freemason. At ang sikreto nila, kung alam niyo istorya ni Hiram, yung karpintero ni Solomon, ibinigay sa kanya yung sikreto ng pagbibuild eh, ng telephone, ng set, ng Solomon's Temple. Pinipilit nilang ibigay yung sekreto na yun, hindi binigay ni Hiram. Pinatay si Hiram, minarder. Doon nagsimula Freemason. Kaya secrecy sila eh. Ayan lahat ng ano natin, lahat ng bayani natin, Freemason. Puro ninyo napansin, may mga pseudonym sila. Magdalo, di masalam. Diba? Jose Rizal yan. Si Magdalo yata, si Andres Bonifacio. Pseudonym si, may mga secrecy. Yung mga handshake nila, may secrecy. Lahat sila may secrecy. They live in secrecy. Pero tayo hindi. We live in the truth. Walang secrecy. Yung secret ng Diyos ipinahayag sa atin. Ibinigay sa atin ang lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman, lahat ng kapangyarihan makaunawa. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na maging watchful ka lang. Magmatcheck ka lang. Baka maagaw sa iyo yung binigay na ano, kaligtasan. Eh. Sayang. Kasi minsan lang ibinigay eh. Yung bang minsan na yun, eh, papayagan mo madisgrasya pa. Hindi na. Nasa decision making lang yan eh. Sabi ko nga sa inyo, parang pagkaasawa yan. Kung ikaw ay handa ka na mag-asawa, payag ka na yung magiging asawa mo. Ha? Talagang kahit maalantad yung pangit na ugali, no? Maalantad ang lahat ng kagulukan niya, mamahalin mo ba rin siya? Kasi it's a decision. Love is a decision eh. Then susunod yung emotion. Katulad natin, di ba? Hindi naman talaga natin namamahalan Diyos eh. Pero nung desisyonan mo at tanggapin mo sa buhay mo, sa kaloob-loob mo, si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, handa ka mamatay para kay Kristo, handa ka sumunod. Di ba na-develop ang love? Tsaka lang natin naibig ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos eh, inibig niyo ko dahil inibig ko muna kayo. Hindi natin pwedeng ibigin ng Diyos hanggat hindi ka naiibig ng Diyos. Ano ibibigay mo sa Diyos na pag-ibig? Pag-ibig mo? Ayaw nga ng Diyos ng pag-ibig natin, ipag-ibig na. At sino ba yung pag-ibig niya? Si Kristo. Ibinigay ng Diyos ang pag-ibig. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Ito, alam na alam to ng mga bata, kahit matanda eh. Favorite verse to. Pero ipapaliwanag mo, sabi mo, paliwanag mo nga yung verse na yan, tinan mo kung makipaliwanag. Kasi ang makakapagpaliwanag niyan, yung may Holy Spirit lang. Kasi kung totoo naiintindihan nila yan, di sana kasamahan din natin sila. Di sana tama pananampalataya nila. Merong pananampalatayang hidwa eh. Hidwang pananampalataya. At meron din walang pananampalataya. Kaya mapalad tayo, nabigyan ka ng pananampalataya. Minsan lang yun, kaya huwag mo iwala. Sabi sa Jude 3, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayo makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakialanman sa mga banal. So makipaglabang kang mabuti sa pananampalataya. At ang pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Diyos sa salita. Kasi pipilitin ni Satanas araw-araw kumilos yung dati mo. Kasi yun ang panalo niya eh. Yun yung secret weapon ni Satanas. Yung dati mong pagkatao, gisingin niya.
Pag nagising na yung dati mong pagkatao, lalo na kapag nagalit ka. Pag nagalit ka, wala na eh. Ganun makakaintindi. Lalabas na sa bibig mo, panunumbat. Kahit yung kasalanan ng anak mo, asawa mo nung araw ng 1903, uuriratin mo pa yun. Ganun, puro sumbatan na sisihan. Eh, puro demonyo yun eh. Masamang espiritu yun. Kaya kapag mabubuhay tayo sa bagong pagkatao, Word of God lang lagi ipapamuhay natin at lahat tayong lahat pagpapalahin mga kapatid. Go. Pinagsusumikapan niyo bang yung pananampalataya? Nagpapakadbanan na ba kayo? Muli yung pinapaalala. Muli pinapaalala ko sa inyo na kayo ay nasa huling panahon. Huwag niyo hintayin maging huli ang lahat. Kayo ang pipili ng daang inyong tatahakin. Huling panahon na, pakatiyakin ninyo sa inyong sarili na kayo mapakabilang sa aking kukunin dito sa lupa. Pasama na ng pasama ang mundo. Kung kaya pakatiyakin ninyo at lagi kayong magpakabanal-banal. Lagi ninyong unahin ang aking kaharian upang sa pamamagitan ng aking pangalan, lahat ng anumang hilingin ninyo ay aking ipagkakaloob sa inyo. Magpakabanal lamang kayo at sumunod sa aking salita. Anak, maging tapat kayo sa inyong paglilingkod at huwag kayong magpabaya sa aking mga pinag-uutos. Panatilihin ninyo ang pag-ibig sa inyong puso at ang magawa ninyo ang lahat. Mga anak, makikita ninyo na marami na ang nangyayari sa inyong kapaligiran. Iyan ang mga tanda na ako yung malapit na dumating. Kaya magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Good morning mga kapatid. Kung i-meditate yung prophecy ng tatlong prophet, dito nyo makikita na sa huling araw na ito, ikaw ang magdedesisyon kung haaba ang buhay mo, kung pagpapalain ka o hindi. Nasa ating pananampalataya, mga kapatid. Gagawin lang ng Diyos ayon sa ating pananampalataya. Anong buhay ang gusto mo talagang buhay? Natagpuan mo ba kung ano yung gusto mong buhay? Narealize mo ba sa sarili mo na ito ang gusto kong buhay? Masaya ako dito, maligaya ako sa buhay na ito, na walang iba kundi ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos, at dumating na ang panahon sa Iglesia ng Palatial Ministry na magiging masagana ang Iglesia nito, mga kapatid. Kumanda kayo pag bumuhos na ang mga pagpapala sa inyo. Kung magiging matapat ka lang at magpapakabanal at mananatili sa pananampalataya, hingin nyo ang anumang bagay ibibigay sa inyo ng Diyos. Ito ang prophecy ng tatlong mga prophets at ito din ang prophecy at saka mensahe ng Panginoon sa atin. What is the life you really want? Tanungin mo sarili mo. Mag-meditate ka. Pag nahihiga ka sa kama mo, matutulog ka, i-meditate mo. Ano ba talaga gusto ko? Ano ba talaga magpapasaya sa akin? Ano ba talaga ang hinahanap ko sa buhay? Sasagutin ka ng Diyos dyan. Kasi matapat ang puso mo. Seek and you shall find. Ask and it shall be given. Darating na mga kapatid ang masaganang pagpapala. Kaya Salty, sinasabi ko sa iyo, ha? Maghanda ka ng kabayo. Pupunta kami sa rancho mo. Mga nabayo kami doon. Maghanda ka ng inihaw na baka, kahit di ako kumakain ng kanay, kakain ako. Iinom tayo doon. Ng tubig at ng mga kung ano-anong inumin, ibibigay ng Diyos mga kapatid ang masaganang pagpapala sa iglesia nito pagkat ito'y propesiya ng isang propeta
At hindi lang basta propeta, apostol. Ito'y propesiya ng hindi lang propeta, apostol mismo na hinirang ng Diyos, na bago dumating ang Panginoong Jesus, ang iglesyang ito hindi gagapan na parang ahas sa hirap, o hindi sasaganan pagpapalain ng lahat. Yung lahat na tunay, ha? Kaya piliin mo yung buhay na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Kasi isa lang ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Tandaan nyo, hindi maraming buhay ang ibinigay, ha? Ang pinararami, yung ano, taon ng ating buhay, hindi ang buhay. Isa lang ang buhay, nasa iyo, kung pahahabahin ng Diyos ang buhay mo, paiiksiin. Nakasabi yan sa John 10:27, sa ano, Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Diyos, nagpapalaon ng buhay. Ang pagiging masama, nagpapakorti ng buhay. Ang mabagsik na tao at masamang tao, hindi pa aabot sa kalagit na ang itinakda sa kanya ng Diyos. Kasi nagtakdahan Diyos ng araw ng kapanganakan at araw ng kamatayan natin. Ngayon, sa ating pananampalataya, pag nakita ng Diyos na nagpapakabanal-banal ka, pahabain niya buhay mo. Pero pag nakita niya naman, tunay kang Kristiyano, pero hindi ka nagpapakabanal-banal, pwede katina yung buhay mo. Yun naman mga unbeliever na alam naman ng Diyos na talagang hindi magiging Kristiyano at napakasama ng buhay, wala pa sa kalagitnaan ang itinakda ng kamatayan nila, dedo na. Ngayon lang, kung gusto mo mamatay, mandali lang eh. Pumunta ka sa labas, duha kang kutsilyo sa amin, magkamu ka na away sa labas. Hamunin mo yung mga pulis para patay ka agad. Eh, baril yun eh. Pag nagpakasama ka, patay ka kaagad. Pero pag nagpakabanal-banal ka, pasasaganain ng Diyos. Magugulat ka. Bakit ako pinasasaganan ng Diyos? Kung titignan mo ang criteria ng buhay mo, parang wala sa qualification pagpalaing ka eh. Pero bakit ang Diyos ang magpapala? Kasi nakikita ng Diyos, totoo kang Kristiyano. At nagpapakabanal-banal ka. Pinipili mo magpakabanal-banal, payayamanin ka ng Diyos. Silver and gold is mine, sabi ng Diyos. Nasa Diyos ang gintot pila. Sino man ang gusto niyang payamanin, payayamanin niya. Pero yung mga anak niya, at ang kayamanan ang ibibigay sa'yo, walang kabagabagan, walang problema, walang trouble. Isang masagana at pinagpalang buhay. At ito yung ibibigay na sa atin ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, maghanda-handa kayo. Magugulat na lang kayo, may mga pagpapala kayo, hindi naman kayo gumawa. Makikita mo, Diyos ang gumawa, hindi kayo. Anong malay natin dyan sa pagkayamanan niyan? Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman, ng mga sitwasyon, ng mga tao na magbibigay sa inyo ng pagpapala at kayamanan. Tignan mo si Job. Di ba mayaman na si Job? Inalis sa kanya lahat ng kayamanan. Bakit dinoble? Sino nagbigay ng kayamanan siya? Ang Diyos. Tinuruan niya yung mga tao magbigay ng isang putol na ginto at mga singsing na ginto. Offering ng Diyos sa kanya yun. Bakit? Nakalusot si Job eh. Hindi siya nagsalita na ano mga kasamaan sa Diyos. Ang sinisi niya lang, yung araw na kapanganakan niya. Sabi niya, buti pa, hindi na ako sinilang eh. Buti pa, sa bahay bata na nanay ko, nalaglag na ako, ganito pala buhay eh. Pero hindi siya nagkasala. Dahil sa sobrang awa niya sa sarili niya, wala siyang ginawang kasalanan eh. Ba't siya nagkakaganon? Didobli ng Diyos ang pagpapala. Nagkaroon, anak pa uli siya ng tambo. So, ang Diyos ang nagpapala, ang Diyos ang nagpapasagana at nagpapaya. Relax lang kayo. Ang gagawin nyo lang, pakabanal-banal. Sumunod siya lahat ng kalooban ng Diyos kasi yun ang pagkakalika sa atin eh. Merong plano ang Diyos sa tao. Ngayon, ipinapaalam sa atin ng Diyos, ano yung plano niya? Ngayon, ikaw, meron kang choices eh. Meron kang free will. Pipiliin mo ba yung gusto ng Diyos o yung gusto mo? Kasi buhay mo yan eh. Binigyan tayo ng Diyos na isang buhay. Ayan ang buhay na binigay sa'yo. May free will ka, bahala ka. Anong gusto mong buhay? Hindi ka pipigilan ng Diyos. Ngayon, may plano siya sa'yo. Ngayon, yung plano niya sa'yo, susundin mo ba o hindi? At ang plano ng Diyos sa atin, maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Na magpapakabanal-banal. Pagkat nilikha tayo para kay Kristo Jesus sa mga mabubuting gawa, na inihanda na ng Diyos noong una pa para lakaran natin. So ito ang kalooban ng Diyos. Ngayon, yung bang kalooban ng Diyos na yun? Na maging katulad ka ng Panginoong Jesus na masunurin sa lahat ng kalooban ng Ama, na magpapakabanal-banal at magiging masunurin sa lahat. Gagawin mo ba? O gagawin mo yung gusto mo? Mamahalin mo pa rin ang dati mong pagkatao at yung bagong pagkatao mong ibigay ng Diyos, ayaw mo. Nasa iyo yun eh. Ikaw ang magdi-decision dun eh. Huhubarin mo ba yung datihang pagkatao mo at ibibigay isang bagong ibinibigay ng Diyos sa iyo? Nasa iyo yun eh. Pag pinili mo ang Diyos, sabi ng Diyos eh, ang sino mo mag-iwan ng kayamanan, ng ama, ina, kapatid, hanap buhay, dahil sa akin,
ay tatanggap ng mga pupong higit na pagpapala sa panahon ito at sa panahon pang darating. So hindi nagsisinungaling yung nagsabi nun. Bibigyan kita ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Spiritually, physically, materially. Walang lugar na pagpapala. So sobra sa'yo lahat ng bagay. Yung spiritually din mo, so sobra. Maipapasa mo spiritual gift sa iba. Yung lakas ng katawan mo, maipapasa mo sa iba, makakatulong ka. Yung material things na tatanggapin mo, maitutulong mo sa iba. Sa mga magulang mo, kapatid mo, asawa at mga anak mo, unang-una. At sa buong iglesia, at sa lahat ng tao. Yun ang plano ng Diyos. Ngayon, mangyayari yun, pag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, pag pinili mo ang Diyos na sundin siya sa lahat ng kalooban mo, hindi ka na mabubuhay sa iyong sarili. Ano yung buhay na ikabubuhay mo? Anong pamumuhay? Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo makita. O wala man sa harap nyo, ibabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matibay sa iisang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang iglesyang ito na nalabi, ang remnants ng LCD ministry, ay kailangan magkaroon ng iisang kaisipan, iisang pananampalataya, iisang panukala na hindi na tayo mabubuhay sa ating mga sarili at ang pag-iibigan natin ay ang pag-iibig ng Diyos. Ito ang hinihingin ng Diyos na kabuuan ng unity ng pagpapala. Pag nagawa natin itong pagpapalang ito, magiging masagana bawat isa sa inyo, individual and family. Magiging masagana, sinasabi ko sa inyo, hindi pwede magkabula ang propesiya ng isang propeta at propesiya ng isang apostol. Binabalikan ko yung mga naging propesiya nung araw. Meron pang nag-propesiya, si Santa Bell, makikilala kayo sa buong Pilipinas pa, hindi na kailangan nyo makilala. Okay lang yung maging tunay na anak ng Diyos tayo, okay na yun. Hindi na kailangan makilala ka pa. O hindi, baka lumaki pa ulo eh. Baka mapunta pa sa impyerno eh, pag lumaki ulo eh. Okay na yun, yung tunay na anak ng Diyos, kasi ang mana natin ng Diyos. Ang mana, lalo na pag tumanda, di ba, ang mga matatanda o maasa sa pension, sa GSIS, sa SSS, tayo hindi eh. Ang mana natin, ang SSS natin, ang GSIS natin, ang Diyos. Eh, yung sa SSS, limitado yung ibibigay sa'yo, tsaka GSIS, may monthly ibibigay sa'yo yung ano yun. Support eh. Ang Diyos, wala, limitless. Limitless, kung ano gusto ibigay ng Diyos sa'yo, limitless. Kaya sa ating pagtanda, nandun pa rin habi, kaya sabi ng Diyos, kahit may uban na ang buhok mo, papatnubayan pa rin kita. Sa iyong pagtanda, papatnubayan kita. Hindi tayo pababayaan, all the days of our lives. Basta matuto ka lang ng palataya at magpakabanal-banal, susundin mo ang lahat ng kalooban ng Diyos na ang iyong pamumuhay ay nababatay sa Ebanghelyo. Word of God! Excuse me. Kasi pag nasanay ka na sa Word of God, natanungin mo na lang lagi ang Diyos eh. Di ba? May isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ka naman basta gagawa eh. Tatanungin mo muna ang Panginoon eh. Panginoon, ano ba gagawin ko? Ito yung sitwasyon. Ano ba Word of God dito? Yung Holy Spirit na nasa iyo, sasabihin sa iyo, ano gagawin mo? Sabi, acknowledge everything to the Lord and He will instruct our ways. I-acknowledge mo lahat ng bagay sa Diyos, bibigyan ka ng instruction. Tuturuan ka ng lahat ng mong gagawin. Kung maniniwala ka na nasa iyo Espiritu Santo, kung maniniwala ka na anak ka ng Diyos, kasi kailangan paniwalaan mo na anak ka ng Diyos na nasa iyo Espiritu Santo para kumilos ang Diyos. Nalulugod ang Diyos na sumasampalataya. Pag hindi ka sumasampalataya, eh hindi ka tatanggap ng pagpapala. Kaya nga sabi ko mga kay Santi, alam mo Santi, kaya nawala yung mga member mo doon sa Baras, hindi kasama sa pagpapala. Kasi ito na yung panahon ng pagbibigay ng ay nawala. Hindi ibig sabihin, hindi pagpapalain yun. Ito na eh. Ito na eh. Kasi nung makita ko yung blood moon sa Athens, Greece, pinakita sa TV, napakalaking ano, blood moon. Pinakamalaki talaga, pinakamalaking buwan. Eh yun na yung last talaga, last signs ng pagdating ng Panginoong Jesus. Eh. Nasa Acts 2:19 yun eh.
At magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit sa itaas. At mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy ay singaw ng uso. Ang araw ay magiging kadiliman. Meron lunar eclipse eh. Magkakaroon ng eclipse. Ang buwan ay dugo. Blood moon. Tetrax kung tawagin. Bago dumating ang araw ng Panginoon. Yaong araw na dakila at tangi. So bago daw dumating ang pagbaba ng Panginoon Jesus, makikita yung last sign na yun. Blood moon. La luna sangria. The blood moon. Pag nakita na natin, eh, every 500 years lang bumabalik yun eh. Sa estimate mo ba, 500 years pa bago dumating ang Panginoon, bago makita uli yun? Na. Huling-huling tanda na yun. Kaya bago doon, yun ang prophecy naman ni Brother Malik, bago dumating ang Panginoong Jesus, pagpapalain ang iglesia ng CJ. Bakit? Meron covenant ng Diyos sa ating apostol eh. Hanapin mo muna ang aking kaharian at ang aking mga kapwiran, idadagdag sa iyo lahat ng pagpapala. Yun ang covenant ni Brother Manny, na covenant natin lahat. Kaya nga covenant, gospel church tayo eh. Bumabatay lang tayo sa Word of God at sa propesiya ng Panginoong Jesus, sa propesiya ng mga apostol. Kaya pag ina-analyze, ano pang susunod na panahon? Hihintayin pa ba natin ng 500 years? Hindi na pwede. Ito na yung generation. This generation shall not pass away until all the words of the prophecy shall be fulfilled. Ito yung last generation, mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag dumarating na sa inyo pagpapala, mag-ingat kayo. Baka naman madasing kayo at maging matatakaw na pagkakainin nyo, pagkakainin gusto nyo kainin. Tapos, lustahin nyo yung pera nyo sa kalayawan. Ewan, magkaroon ng control, self-control sa pagpapala. Let us not waste a bit, sabi ni Jesus Christ. Pinakain niya, 5,000 eh. 5,000 ba? Puro lalaki pa lang yun ang bilang, ha? Tapos nanggalay yun sa ano, sa 2 isda at 5 tinapay. Kumain, tapos sabi ng Panginoon Jesus, tipunin niyo yung mga nalabi. Let us not waste a bit. Ganon din ang ginawa ng unang panahon sa Israel. Ang sabi ng ama sa kanila, pagkukuha kayo ng mana, kumuha kayo ng sapat lang sa inyo sa araw na yun dahil madaling mabulok yan. Sangsasayang. At sa araw ng Sabat o Passover, sa araw ng pagsamba, doble kunin nyo dahil hindi uulan eh. Kasi nga Sabat din yun eh. Hindi pwede magtrabaho, hindi uulan. Kunin nyo na yun para dun sa araw na yun. Kasi hindi nga uulan eh. Para hindi ka magutom. So all the days of our lives, hindi tayo magugutom. Ito yung ginawa kay Elijah nung Guido. Di ba doon sa Valley of Sarepta? Pinapunta si, ano, si Elijah. Kasi nagtagutom sa Israel. 3 taon tagutom, hindi umuulan. Walang anay, walang pananim, lahat. Pinapunta si Elijah doon sa widow. Sabi nung ni Elijah, pakainin mo ko. Sabi nung widow, pakakainin ka namin. Nagaharap nga kami ng mga ano eh, panggatong eh. Dahil huling luto na to eh. Huling sibada, huling langis na lang itong kakainin natin. Wala nang din ako makakagawa ng tinapay. Ano sabi ni Elijah? Hindi. Unahin mo ako, hindi mauubusan ng langis at sibada, lalagyan mo. Hindi mauubusan. O di naniwala yung widow. Hindi nauubos. Tapos umulan ang masaganang pag-ulan sa Israel. Ganon din ngayon. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katwiran niya, unahin mo yung sinasabi ng mga isinugo. Isinugo ang Panginoong Jesus ng Ama. Isinugo si Ma. Isinugo ako. Ito na nga sinasabi sa inyo, hindi kayo mauubusan eh. Basta unahin nyo muna ang iglesia. Unahin nyo muna ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga katwiran, at ang isinugo ang unahin mo. Kapag tinanggap mo ang sinugo, tinanggap mo nagsugo. Katulad din ni ano, di ba, ni Rahab. Di ba, inuna niya yung mga sugo eh. Pinoroteksyon niya yung sugo eh. Sa Jericho, eh, alam niyo naman, pag napunta ibang mukha sa barangay, alam na. Magbubulungan na magkakapit. May bagong mukha doon ah. O nga, sabihin niyo sa report niyo sa polis. Ay di tinugis ng polis. Eh nandun si Rahab, nakita niya na makapangyarihan ng Israel eh. Kasi nabukas yung Red Sea, niligtas sa Egyptian eh. Eh nababalitaan yung tanyag sila eh. Eh marunong si Rahab, kahit masamang tao si Rahab, prostitute eh. May revelation siya. Naintindihan niya ang kalooban ng Diyos na kailangan kalingain niya yung mga sinugo. O di iniligtas niya, iniligaw niya yung mga pulis. O tapos sabi niya doon sa dalawang spy, pag dumaan naman kayo dito, tinalo niyo na itong lugar na ito, huwag niyo kong kalilibutan. Ipinangako namin sa iyo, iligtas ka ng Panginoon namin.
Pero ang gagawin mo ganito. Pagpunta namin dito ang buong Israel, papatayin namin lahat ng tao dito, eh, bata, matanda lahat. Magtali ka ng pulang scarlet. Scarlet na ribbon sa ano mo, sa poste ng bahay mo. O di pa yun din ang ginawa ng Passover? Naglagay ng dugo sa haba ng pintuan, sa taas ng pintuan. Di pa yun ang dugo ni Kristo na ipinahid sa Passover? Yun din ang dugo ng linis ng kasalanan natin. Kaya hindi pinatay ang mga firstborn ng Israel, di ba? Yung mga firstborn ng Kristiyano ngayon, hindi papatay. Pagpapalain. Pasasaganain tayong lubos. Lahat ng firstborn. Yung tunay na firstborn, ha? Yung tunay na mananampalata, tunay na Kristiyano. Katulad ni Jacob. Excuse me. Kasi ang panganay si Esau, eh. Eh, para kay Esau, hindi importante pagkapanganay. Ginawa ni Jacob lahat ng paraan para maagaw niya. Kaya nga supplanter, eh. Lumipat, eh. Pinalitan niya, eh. Hindi siya yung panganay. Naging panganay siya bagay. Alam niya, eh. May revelation si Jacob na ang panganay lang ang pinagpapala. Kaya nung patungan ng kamay ni Isaac, ang napatungan ng kamay si Jacob, bakit? Naagaw, eh. Naagaw, eh. Katulad ng pagpapalang inagaw niya sa Angel of the Lord. Di ba nakipagbuno si Jacob sa Angel of the Lord? Hindi niya binitawan hanggang hindi na pagpapala siya. O di nung bitawan niya, pinilay naman siya. Nung ng Diyos, pinilay siya, ibig sabihin, broken man. You are born again, broken ka, mahina ka. Hindi mo kaya, Diyos lang ang pag-asa mo. E di natutong tumawag ni Jacob sa Diyos, kasabi ng Diyos, mula ngayon, hindi ka natatawaging ako, kundi Israel, sapagkat nagtagumpay ka sa Diyos. Nakipaglaban ng pananampalataya si Jacob na siya ang panganay. At yun yung ligan niyang nakuha, nabili niya. O di ba alam niyo itong istorya na ito, di ba? Yung lentils, yung red beans, nagluluto siya. E mga nasuto, eh. Hunter si Esau, eh. Siyempre, gutom yan. Eh, di naamoy niya. Ang sarap niya na. O sabi ni Jacob, sige, pakakain ko sa'yo. Pero, ako panganay. So, walang nagawang kasalanan si Jacob, eh. Naging marunong, matalino siya. Naging wise. At tayo mga wise, kailangan maging ano ka, panganay. Itakwil mo yung dati mong pagkatao, ibihis mo yung bago mo, at mabuhay ka ng isang bagong buhay. Ito ang pagpapalain ng Diyos. Yung bagong buhay natin. Kailangan pilihin mo. Hindi pwedeng ganun, eh. Kailangan mag-desisyon ka, piliin mo. Kailangan mo magpakahirap. Kailangan mo magpagal. Hindi ito madali. You will go against the norms of reality. Lalaban ka sa normalidad. Sa human behavior, magiging supernatural behavior. Kasi ang supernatural behavior, yan ang mga anak ng Diyos, superhuman tayo, eh. May Diyos tayo. Sila wala, eh. Natural ang buhay nila. Wala silang code of life. Wala silang code of ethics. Ang code of ethics nila, kung ano tama't mali sa kanila. Tayo, hindi tama't mali ang batayan natin. Ang code of ethics natin, the Word of God. We are a covenant gospel church. Ang batayan lang natin, Word of God. Hindi tayo nabubuhay sa nakikita, sa naririnig o damdamin. Nabubuhay tayo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Panindigan mo yan. Maging lalaki ka, kayo mga babae, magpakalalaki kayo, na panindigan ng Word of God. Kahit ano mangyari, Word of God. Halimbawa, meron kang asawa, hindi mananampalataya. Ano sabi ng Diyos sa hindi mananampalataya ang asawa? I rather obey God than men. At kung meron kang asawa mananampalatayang tunay, submit to your husband. Hindi pwedeng hindi ka magsasabi, dahil anak ng Diyos yan, eh. Yung hindi mananampalataya, hindi naman anak ng Diyos yan, magpapasakop ka dyan, anak ng demonyo yan. At sundin mo si Kristo. Si Kristo ulo mo. Magiging ulo mo lang siya kung ulo niya si Kristo. Sabi sa 1 Corinthians 11 yun. Ang ulo ng lalaki ay si Kristo at ang ulo ng babae ay ang lalaki. Kung tunay na Kristiyano yung lalaki, ha? Pero kung hindi, Acts 5:29, we rather obey God than men. So, you go against the norms of reality. Hindi mo ina-under desire yun, ha? Iba yung ina-under desire. Pinaiilalim mo siya, hindi. Hindi ka susunod sa kanya. Bakit? Ang isip na isip ni Satanas, eh. Ang inuutos niya, utos ni Satanas, pag ka susunod. Blind leadership, papayag ka ba na sumunod sa isang bulag na tagapagturo? Mahuhulog yun sa balon, eh. Papayag ka mahulog sa balon? Di ba, sabi nung asawa mo, talon tayo dito sa balon. Eh, alam mong balon, sabi mo, alay ka, talon tayo. Eh, dito malong. Gusto mo, dumayip ka pa, eh. Dumayip ka, una ulo. Para tapos agad. So, meron kang batayan, hindi ka maliligaw. May anointing ka ng Diyos. Ang Word of God lang.
ang Word of God lang ang batayan ng ating buhay. Doon tayo nilingha eh. Sabi sa Ephesians 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya natin lakaran. So ang mabubuting gawa lang, gawa ng Diyos. O diba may naglalakad doon kasabay ni Jesus Christ ng mga mayaman. Mayaman na mayaman eh. Nagtanong yung mayaman. Sabi niya, Rabbi, ano po ba gagawin ko para makapasok ako sa langit? Eh, nasunod mo na ba mga kautusan ni Moses? Opo, nasunod ko na po lahat. Baga pa pa nga ako, nasunod ko na po lahat eh. May pagkukulang ka. Ibenta mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo sa dukat, sumunod ka sa akin. Eh, yung mayaman talagang sabi niya, eh, ubod na niya, magagawin ba niya yun? Susunod ba siya sa utos ni Kristo? Hindi susunod yun eh. Kaya napakahirap ng isang mayaman na pumasok sa langit. Kasi mayaman siya sa kanyang sarili. Nagpapayaman siya sa kanyang sarili. Kailangan mayaman ka sa Diyos. Mayaman ka sa pananampalataya. At tayo dukha. Pag sinabi dukha, wala kang alam. Mangmang tayo, dukha tayo. Kailangan tanggapin mong dukha ka para bayamanin ka. Pag sabi niya nyo sa mga Pariseo, kung sinasabi nyo hindi kayo bulag, na lang, natili kasalanan nyo. Hindi pala kayo bulag eh. Pero kung bulag ka, hindi, pinatawad siya na kasalanan mo. Eh, mapagmataas eh. Kailangan, tingnan mo sarili mo na bulag tayo, wala tayong alam, mahina tayo, ang Diyos lang ang malakas, ang Diyos lang ang makapangyarihan. Siya lang ang makakagawa sa atin. Ang kapangyarihan lang ng Diyos ang gagawin. So, you are now born again. You are born from a new life. Hindi na yung dati mong pagkatao na nababatay ka sa talino mo, sa kabaitan mo, kagaling yung hindi na, Word of God na. Bago ka nang nilalang. Yun ang sinasabi ng Diyos na ipamumuhay natin. Ephesians 4:1. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Tinawag ka bang ano? Kristiyano? O ano ba yung Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Ay lumakad ka ayon sa pagkatawag sa iyong tunay na Kristiyano. Kay you are dead to self. Yun lang naman ang sekreto eh. Wala naman ibang sekreto kung di patay sa sarili. Kaya sabi ko nga eh, sample, kung talagang patay ka na, may isang eksena, pupurihin kita. Galing-galing mo, no? Ang pogi-pogi mo na, ang yaman-yaman pa, macho-macho ka pa, ang pogi-pogi mo, ang nangangaroon, ano sasabihin mo? Patay ka na eh. Sasabihin ko naman sa'yo, napaka-pangit mo, napaka-bobo mo, tangan-tanga ka, gago ka. Ano sasabihin mo? Wala, ipatay ka na nga eh. So, mabuting sasabihin, masamang sasabihin, no reaction, you're dead nga eh. Yun ang patay na. Patay ka na sa sarili mo. Hindi ka na nabubuhay sa dati mong pagkatao. You are now living to God. Nabubuhay ka na sa Diyos. Sabi ng Luke 20:28. Siya ngay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nabubuhay sa Kanya ang lahat. So ang Diyos natin, Diyos ng buhay. So kung Diyos natin ay buhay, dapat buhay ka rin. Nabubuhay ka lang kay Kristo. Ang buhay na ikabubuhay mo ngayon sa pananampalataya kay Kristo. Nabubuhay lang tayo sa ating mga sarili. Ang iibig ko sa Kanya sarili, mawawalan ito. Ang hindi iibig sa Kanya sarili, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung iibigin mo? Yung dating pagkatao? Hindi ka na mabubuhay sa dating pagkatao. Kasi pag nabuhay ka sa dating pagkatao, kamatayan yun, laman yun eh. Mabubuhay ka sa Espiritu, buhay na walang hanggan. Sabi sa Galatians 6. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao, siya naman kanyang ani. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadapot ang naghahasik na sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. O kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan, magsisipag-ani kayo kung hindi kayo manghihimagod. Di ba sabi ng mayaman, mabuting guro,
O ba't mo ko tinatawag na mabuting guru? Isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. So kung ang Diyos lang ang mabuti, lahat tayo masama. Diyos lang ang mabuti. So para maging mabuti ka, gawin mo yung sinasabi ng Diyos para maging mabuti ka. At ang utos ng Diyos ay mabuti, banal at matuwid. So pag susundin mo yun, saka ka lang nagiging mabuti. At masusunod mo lang yun kung patay ka na sa dating pagkatao. Na born again ka na, talaga. Dumaan ka na sa lahat ng pagsubok ng pagiging Kristiyano. Nabautismo ka sa tubig, nabautismo ka sa Espiritu, at araw-araw babanatan ka ng demonyo, nakikipaglaban ka ng pananampalataya, nabubuhay ka sa salita ng Diyos. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang fighting a good fight of faith. You have to fight a good fight of faith. Kasi araw-araw may labanan eh. Araw-araw buhay ka pe. Nasa laman ka pe. Nabubuhay ka pe. Nandiyan pa'y dating pagkatao eh. Araw-araw mo'y didinayan. Araw-araw ka mabubuhay sa bago. So pray that you will not fall into temptation. Kailangan maging mapanalangin ka para mabuhay ka sa bago. And be on guard. Kasi kung hindi ka be on guard, mamaya makumigilos ang dati mong pagkatao, hindi mo namamalayan. Eh madaya yan, sabi sa Jeremiah. Jeremiah 70, mandaraya ang dati pagkatao. Jeremiah 17:9-10. Ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat ng bagay. Ang ating daw dating pagkatao, yung ating puso, yung ating dating buhay, napakadaya niyan, mandaraya yan, mandarambong yan. Dadayain ka niyan araw-araw. At totoong masama, sino nakakaalam? Tayo, alam na natin. Talagang totoo daw yan na ang dating pagkatao, mandarambong, mandaraya. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Akin tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So kapag ikaw mag-desisyon na itakwil ang dating pagkatao, mabuhay sa bago, maniniwala ka na bago ka nila, ipamubuhay mo na, sinisiyasat ng Diyos, pagpapalayan ka sa lahat ng bagay. Yun naman ang sabi ng Diyos sa Diyosuwa. Aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito, sapagkat kung magkagayon pagiging hawangin mo ang iyong lakad, at kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So pagpapalayan ka, pagiging hawangin ang lahat ng gagawin mo. Kung i-meditate mo ha, ang Word of God, at ipamumuhay mo, pagbubulay-bulayin mo, kaya nga magtatanong ka lagi sa Diyos eh. I-meditate mo, Lord, ano ba? Halimbawa, meron kang planong gagawin kinabukasan, eh di i-vision mo na yun, i-meditate mo na, imagine mo na yung ginagawa mo. Para kinabukasan, nire-replay na lang yung ginagawa mo. Lord, ano ba gagawin ko? Pupunta ako doon, tapos kakausapin ko si ganun. Nandun na, na-vision mo yung nangyayari kinabukasan. Lord, tapos ganito, ganito, ganito. Yun! Tapos bibigyan ka ng revelation. Yun, ganun ang gagawin ko. Kinabukasan, nakita mo, perfect lahat. Yung nai-imagine mo, yung nabibision mo, nangyayari, bakit? Sabi ng Diyos yun eh. Acknowledge everything to and He will guide you in all things. Acknowledge mo. Sabihin mo ang plano mo. Makita mo, pasasaganain ka ng Diyos, payayamanin ka sa lahat ng bagay. Tuturuan ka ng instruction eh. Kasi laging tama ang Diyos eh. Hindi naman siya magkakamali eh. Ang kulang sa atin, yung hotline, bumibitaw ka doon sa hotline. May call center sa langit eh. Punta ka doon sa hotline. Kausapin mo yung kakausapin doon. Ibabato ng Espiritu Santo kay Jesus Christ yun. Iaalay sa Ama. Habi ko nga eh, kung ano problema nyo, ibato nyo sa akin. Kaming dalawa ni Molet, madalas sa akin yan. Nagbabatuhan kami yan eh. Pag meron si Molet, ano, bato mo sa akin sa messenger. Pag binato yun sa akin, babato ko sa bato ng ating kaliklaki, Jesus Christ. Dadali ng Espiritu Santo sa Panginoong Jesus yun. Iluluhog sa Ama. Answer prayer. Nakita mo, prayers makes the world go round. Not the money. Prayers can move mountains. Panalangin na isang matuwid, malaki na gagawa niya. Si Pablo nga, kita mo, si Pilimon pa, kinausap eh. Pilimon, idalangin mo ako. Tinidinig na niyo siyang dalangin mo. Matuto tayo magpadalangin.
Sabi ko nga, kung ano man ang problema nyo, sabihin nyo sa akin, may Diyos tayo eh. Mamamagitan tayo sa Diyos. Si Kristo yung namamagitan eh. Hanggang ngayon, nagpe-preach si Jesus Christ sa atin eh. Eh para saan pa yung pastor? Para saan pa yung mga intercessor? Para saan pa pagiging anak ng Diyos? Kung hindi ka mananalangin sa Diyos. At lalapit, kaya ka nananalangin sa Diyos, naniniwala kang gagawin ng Diyos eh, di ba? Kaya sabi ng Diyos, pag ikaw yung dumalangin sa akin, pasalamatan mo, natanggap mo na. Ano man ang hihingin mo sa pangalan ko, ibibigay ko sa iyo. Basta if my words abide in you, and you abide in me. Kasi kailangan, unawain mo yung word of God, tapos gawin mo by faith. Kasi magsasabi ba Diyos na isang bagay, hindi naman pala gagawin. Tignan nyo sabi dito ng Diyos sa John 15:7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang inyong ibigin at gagawin ito sa inyo. O gagawin sa iyo. If my words abide in you and you abide in me, at nananatili ang salita ng Diyos sa iyo, nananatili si Kristo sa iyo, nasa loob ka ng iglesia, pinamumunuan na bilang ulo ng iglesia. Wala ka sa labas ng iglesia, nananatili ka sa kanya. At nananatili ang salita ng Diyos. Dihingin mo na kahit ano, make it big. Make it big. Ako, alam nyo, sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, basta ako, bibigyan mo ako. Sabi mo, yung gusto ko, bibigay mo. Ha? Ito gusto ko. Ibibigay mo sa akin to. Ha? Kada ako dadaan sa Evergreen, kada ako maglalakad to, alam nyo, nakakakita ako doon sa sasakyan, gusto ko. Hinihipo ko lang, sabi ko, you are mine. The Lord will give this to me. You are mine. Araw-araw, kada makikita ko yun, mangyayari, hindi pwedeng hindi. Kasi, your words is powerful eh. If you believe that you have it. By your words, you are condemned. By your words, you are justified. Matuto kang sumampalataya. Ako nga, sabi ko nga, di ba't pilay ako, bedridden ako eh. Ay ko, hindi, lalakad ako. Hindi pwedeng hindi ako lalakad. Baby, pamigay mo yung wheelchair, hindi ako mauupo dyan. Ano? Kung hindi ipamimigayan, eh baka maupo pa ako dyan. Ipamigay mo, para pag naipamigay mo, hindi na ako mauupo dyan. O ngayon, nakatayo na ako. Basta huwag na maglalakad, alatae. Kaya ako lagi naka-short naman, hindi naman ako makakilos pag nakapantalon. Kasi nahihigit ng pantalon yung kanya, eh bakal to pa ako eh. Pag bumababa nga ako sa akin, para ako alimango eh, patagilin. Pag umakyat ako, patagilin, para ako alimango. Pag titingnan mo macho style, hindi, pag ako tumayo yung taglakad eh, sasuntok lang sa akin, baksak na ako eh. Eh kung umublapper ako, hindi mo naman ako mababla. Bablapping muna kita. Kunwari matapang ako. So, ibig sabihin mga kapatid, darating ang pagpapala, sabi ko sa inyo, masagana ang pagpapala darating sa atin. Basta magpakabanal-banal lang. Sumunod lang. Don't fear, just believe. Kasi kulang tayo sa pananampalataya. Ang hina ng faith natin eh. Kung malakas ang pananampalataya mo, mangyayari sa iyo, ano man ang ninanasa mo. Sabi sa Matthew 21:22. At sa lahat ng mga bagay, kita nyo, ang lahat ng mga bagay, na inyong hihingin sa panalangin, na inyong sa inyong pananampalataya ay inyong tatanggapin. Tatanggapin mo. Kaya sabi ko nga, Lord, ito ha, ito gusto ko talaga. Ito yung minimitin ng puso ko bago mag-de-end ang charge age. Gusto ko ito eh. Para naman medyo sa huling panahon, medyo guminaginhawa naman ang buhay ng pamilya ko. Not for me, for the family. Kasi mas maganda yung hihingin mo, hindi sa iyo eh. Mas madaling ibigay ng Diyos yun eh. Yung sa iyo, medyo matatagalan. Pero hingin mo yung para sa pamilya mo, sa anak mo, mas madaling ibibigay yun. Mas gusto na Diyos yung humihingi ka para sa iba. Kita nyo sa mga contest, yung ino-honor nila, yung request ng iba. Sa mga TV, di ba, sabi, may nag-request sa iyo, ganito, pinuntahan ka namin, binigyan ng sari-sari store, binigyan ng ganito. Request yun para sa iyo, hindi para sa kanya yun, para sa iba. Kaya nga, ang request eh, is for others eh. Kung dadalangin ka, mas didinggin ng Diyos ang panalangin mo para sa iba. E may nalalangin din naman iba sa iyo. Kaya didinggin din ng Diyos para sa iyo eh. Kaya kung manalangin tayo sa isa't isa, hingin natin ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa at ipagkakaloob sa atin ng Diyos at pasasaganahin tayong lahat ng mga kapatid. Love of ninyo ang inyong kabalisahan, agam-agam at takot. Maniwalat man ng palataya kayo na hindi ko kayo pababayaan na sa inyo ang aking masgas.
paano kayo lalaban kung wala kayo sa kabananan, magpakabanan kayo. Alam niyo kung ano ang inyong gagawin. Ngunit sa huli, ako ang bahala sa inyo. Good morning, mga kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan sa lahat ng bagay. Itinuturo sa atin ng Diyos ang karunungan sa bawat sandali ng buhay. Katulad ngayon, hindi natin maaawat ang pestilence na katulad yan sa Bible. Magkakaroon ng beginning of sorrows, magkakaroon ng pestilence, pero binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at ng karunungan alamin ang lahat ng bagay at binigyan tayo ng kapangyarihan umilad sa lahat ng kasamaan. Very practical thing, very example. Yung ginagawa ko, simple. May baon ako maliit na spray. May alcohol yon. Pag nagpunta ako ng Evergreen, pagkatapos ko maglakad-lakad doon, magpupunas-punas ako ng alcohol sa kamay. Pagkatapos pupunta ako palengke, mga malengke pa ako. Tapos lilinisin ko ulit. Pag uwi ko sa bahay, tsaka lang ako magsasabon at maghuhugas. So, kung makontaminate man ako ng kahit anong bakterya, hindi ko mayayawa sa pamilya ko. Simpleng karunungan yun. Kaya nga mas maganda, may baon palagi maliit na alcohol sa bulsa. Yung mga pang-spray ng kulon, inalis ko yung kulon, pinalit ko na alcohol. Simple-simple yun eh. Kung meron man si Taneng na may planong i-contaminate ka, mararamdaman mo din naman yun kung sino yung taong iilagan mo eh. Lalayo ka. Layuan mo yung sa tingin mo contaminated, sa tingin mo na may dalang kasamaan ng bayan, hindi layuan mo. Kasi hindi ka naman makokontaminate kapag malayo ka sa contaminated area. Makokontaminate ka kung lalapit ka dun sa contamination area. E ba't ka lalapit dun? Diba sinasabi nga, huwag mo tuksohin ng Panginoong Diyos. Alam mo nang contaminated yung lugar na yun, pupunta ka pa. Katulad ngayon, wala naman lockdown eh. Pero ano lang, kumbaga sa ano, community quarantine. Ang Metro Manila, kailangan kasi hindi lumabas sa probinsya yun. Within Metro Manila, nandyan yung mga virus. So, hindi mo alam kung sino carrier. Para hindi ka magkaroon, hindi lumayo ka. Yung mga suspected mong carrier, dilayuan mo, huwag ka mandigitan. Hindi naman kailangan mag-mask na yun. Kasi yung mag-mask, dapat doon sa contaminated yun para hindi niya maipasa sa iba. Ngayon, ikaw naman, to be sure naman, para hindi ka makalanghap nga nun, magmamask ka, di ba? For safety rin yun eh. Eh kaso kung wala kang mask, wala kang mabili, nag-hoarding. Di ba? O, ang Diyos na bahala dun. Yung bagay na hindi natin makukontrol, ang Diyos ang kukontrol. Pero yung karunungan, ibibigay niya sa atin, kasi may mga taong binigyan talaga ng Diyos ng karunungan. Sa mga academics, sa eskwelahan, matatalino sila sa math, sa science. Diba? Meron talagang ganung tao na gifted eh. Binigyan ng Diyos ng ability, ng katalinuhan. Hindi naman lahat wala at meron nun eh. Pero yung the best na wisdom na ibinigay ng Diyos sa atin, si Jesus Christ. The wisdom of God. Sabi sa 1 Corinthians 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griyego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So pag nasa atin ang Panginoong Yesus, ang Espiritu Santo nagbibigay sa atin ng mga practical and common sense, mga ways and means na maging marunong, matalino, para kontrahin ang lahat ng masasama. Dahil nasa atin ang Panginoong Yesus, the best wisdom is Jesus Christ. Siya ang karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin. Hindi katulad ng karunungan ng mga tao na uuwi lang sa wala, sabi. 1 Corinthians 2:6. Gayunman, ako'y nagsasalita ng may karunungan sa mga may gulang. Bagamat hindi karunungan ng sanlibutan ito o ang mga kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala. Ganun. Nauuwi sa wala. So kahit napakarunong mong tao dito sa mundo, ikaw na pinakamarunong na tao at hindi karunungan ng Diyos ano sa iyo, nauuwi lang yun sa wala. Hindi katulad ng karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin, yung espiritu ng karunungan, espiritu ng kaalaman,
espiritu ng pagkilala sa Diyos. Hindi nauwi sa wala yun. Yung ating mga pagpapagal at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi nawawala ng kubuluhan. Sabi sa 1 Corinthians 15. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal kayo magsitatag, huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So yung karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin, yung pagtupad natin sa lahat ng kautusan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, hindi nauwi sa wala yun. Yun ang karunungan hindi nila tinanggap sa Diyos. Naging marunong sila sa sanlibutan ito. Naging mahusay sila sa sanlibutan ito. Pero yung karunungan galing sa langit, hindi sila napagpala. So daig yun ng mga hindi naman nakagraduate ng college o mga PhD. Ang karunungan niya ay karunungan ng Diyos eh. Yun ang pinaka-importante. Pero meron mga taong pinagpala talaga na may karunungan na nasa libutan, may karunungan pa ng Diyos. Katulad ni Pablo. Abogado si Pablo, pareseryo yun eh. Katulad ni Luke. MD yun eh. Doktor si Luke eh. Meron silang katalinungan ng sanlibutan at lalong-lalong nabigyan ng karunungan pa ng Espiritu Santo, ng Diyos. Pag pinagsama mo yung karunungan ng sanlibutan, karunungan ng spiritual, you are happy in both worlds. Eh. Yung material things and the spiritual things combined, nasa iyo yung karunungan. Paano ka pa madadaya ng diablo nun? Marunong ka sa lahat ng bagay. Pero ang great wisdom ng sanlibutan na kukuha through reading, magbasa ka lang ng magbasa na magbasa. Kasi habang nagbabasa ka ng nagbabasa, nadadagdagan ang karunungan mo sa sanlibutan. Lalo na pag ang binasa mo, Bible, karunungan ng Diyos, bibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Si Lydia, businesswoman yun. Binigyan siya ng karunungan ng Diyos na makaunawa. Naiintindihan niya ngayon ang karunungan ng Diyos, katulad natin. Marami, hindi naman lahat tayo dito marurunong o matalino sa eskwela. Pero bakit mo naiintindihan? Bakit napakarunong mo? Naaalaman mo lahat ng mga bagay. Bakit? May Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Tinanggap mo yung karunungan ng Diyos, si Jesus Christ. Kaya hindi mauwi sa wala yun. Magpapatuloy yun hanggang sa pagbaba ng Panginoon. Diyos, tuturuan tayo sa lahat ng bagay. Bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan sa lahat ng bagay. Sabi ng Colossians 2:3. Na siyang kinatataguan ang lahat ng kayamanan at ng karunungan at ng kaalaman. So ang lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman na kay Kristo Jesus, nakatago sa kanya lahat ng karunungan ng Diyos. At ibinigay sa atin yun. Nagkaroon ng revelation. Ipinahayag ng Panginoon sa atin bilang mga anak ng Diyos ang lahat ng karunungan ng Diyos. Kaya naman natututunan natin, madali tayong makaunawa, simple bagay na intindihan natin. At ang mga ginagawa natin, puro mga importanteng bagay, hindi walang kabuluhan. Mga bagay na makabuluhan. Pangit nito ng wire na to, laging nahuhulog. Wala bang ibang wire? Hello. Hello, hello. Pangit nito. Wala eh. Wala akong maayos hello. Hello, hello. Hello, Mike. Salamat, Lord. Pasamantala tayo na gulo, mga kapatid. Hindi lang ng virus na gulo. Matinding pinanggalingan ng virus.
Pero hindi siya mananalo, mga kapatid. Laging talo yan eh. Kita mo, unang-unang pangalan niya, Luz. Cheaper. Di ba, Luz? Hindi ikaw, ha? Ibig sabihin ng Luz, eh, ano yan eh, ha? Luxis, liwanag. Oh, sige, sige, papalitin. May sinasabi sa Bible sa Daniel 2:22. 2:20 pala. Si Daniel ay sumagot at sinabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman sapagkat siya ang karunungan at ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya. So, mapalad tayo. Bakit? Anak ng Diyos eh. Lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ng Diyos ibinigay kay Kristo Jesus. At ibinigay naman ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ang Espiritu Santo binigay sa atin. Para siya ngayon ang magpaalala ng lahat ng karunungan at kapangyarihan ng Panginoon at ibinibigay sa atin. Kaya hindi tayo maliligaw dito sa mundong ibabaw. Meron tayong dinadaan ng path. Meron tayong daan na dinadaan na papunta sa langit. At yan ang Panginoon Jesus. Hindi requirements dito kung ikaw ay college graduate o matalino ka sa mundo. Hindi. Ang requirements dito, ikaw ay sumasampalataya. At ang pinakamatindi, tapat ang iyong pananampalataya. Yun ang pinakamatindi requirement. At habang tayo nabubuhay dito sa lupa, ang pinakamatindi requirement yung pagtitiis. Ibinigay naman yun sa Espiritu Santo. Mahabang pagtitiis na sa ganun yung karunungan at kaalamang ibinigay naman sa atin, hindi naman mababaliwala. Meron tayong pagtitiis at pananampalataya. Kaya yun ang magkasama lagi, sabi sa Bible. Sapagkat sa inyo yung pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So, yun ang ibinigay sa ating makapangyarihang Espiritu eh. Mahabang pagtitiis. Kasi yun nga lang 30 days na yan eh. Yung community quarantine sa Metro Manila eh. Ang haba na niya, 30 days. Kung wala kang pagtitiyag at pagtitiis niya, lalo yung mga nagtatrabaho. Tiisin nyo lang yan. Pero may, mga sa mga call center yata, mga hindi niya sila nandiyan sa bahay na lang. Mas maganda eh. Ay, di ba maganda? Mas maganda sa opisina. Kaya lang, lagi kayo magpe-pray at mag-iingat na mabuti. Ingat lang at saka panalangin. Kasi habang nananalangin tayo, ang salita ng Diyos ang didepensa sa atin. Habang nag-iingat ka naman, walang magagawa ang demonyo. Sabi sa Bible yun, mag-iingat sa sarili. 1 John 5:18. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dapat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili, hindi siya magagalaw ng masama. So kung mag-iingat ka daw sa iyong sarili, hindi ka magagalaw ng masama. Yun ang ibinigay ng Diyos sa ating karunungan. Eh. Marunong tayo sa lahat ng bagay at binigyan tayo ng matinding common sense. In practical way, matalino tayo sa lahat ng bagay. Kaya hindi ka magagalaw ng masama. Ito yung pagsubok sa buong sanlibutan. Ito, pandemic nga eh. Pag sinabi pandemic, pandaigdigan na eh. Kaya kinakailangan talaga makontrol itong COVID-19 sa Pilipinas eh. Talagang hindi madamay ang buong Pilipinas. At pinagpala naman ng Pilipinas, magpapalayan ng Diyos ito, makakalusot ang Pilipinas. Kasi sabi, luluwalhatiin ng mga pulo, ng mga bansa ang Diyos eh. Galing sa silanganan. So, mayroong pagpapala ang Pilipinas, may protection to. Kaya hindi nyo napansin ng bagay dito din ng ano sa atin, bago tayo na-infected, matagal pa, di ba? Eh, madali lang naman yan, kasi meron nang nadi-discover ng mga gamot, kung ano-ano. Sa Singapore yata, pababa na, tsaka Korea, di ba? Tayo, medyo pataas pa eh. Eh, nauna naman kasi sila eh. Kaya nauhuli, yung nauna, di mauna. Ganun lang yun eh.
Pero ang the best news niyan, hindi tayo magagalaw, mga kapatid. Hindi tayo magagalaw ng anumang contamination. Kasi pangako sa atin yan, iingatan eh. May salita ng Diyos na ipinangako ang Diyos dyan sa Revelation 3. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Alam mo, yun talaga sekreto yung binigay sa atin. Espiritu ng pagtitiis. Natutupad natin ang salita ng pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Pandemic to. Susubukan ang buong sanlibutan. Ito na yun eh. Sinusubukan na. Upang subukin ang lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi naman ninyo, iingatan kita eh. Dahil tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. So yung karunungan ng Panginoong Jesus na ibinigay sa atin, susundin mo lang lahat yun. Titiisin mo lahat ng bagay. Titiisin mo yung hindi mo yung mga gusto mo, kundi ang gusto ng Diyos. Titiisin mo yung taligdan ng dating pagkatao. Titiisin mo mabuhay sa dating pagkatao. Maraming tiisin yan eh. Hindi mo pakikilusin ang dati ang pagkatao mo, magubuhay ka sa bagong pagkatao. Ibibigis mo yung bagong pagkatao. Na ito yung katalinuhan ng Diyos eh. Si Kristo. Ibibigis mo si Kristo. Ibig sabihin, magubuhay ka ng puro Word of God lang ang batayan. Mabubuhay ka na Word of God ang katwiran. Ganun lang naman kasimple pagiging Kristiyano eh. Kristiyano, tagasunod ni Kristo sa lahat ng sandali ng ating buhay. Wala tayong gagawin kung hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. At wala naman siyang gagawin, hindi protection lang tayo sa lahat ng bagay. Dahil meron tayong katalinuhan. At ang katalinuhan ito ng binigay ng Diyos ay hindi malirip na katalinuhan. Sabi sa Romans 11:33. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. O di matingkal ang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Eh, binigay naman sa atin ng Diyos yung karunungan makaalam ng mga lihim ng Diyos, yung hiwaga ng Diyos, na hindi naman ibinigay sa lahat. Ibinigay ito sa kanyang mga hiniran na apostol, at ang apostol naman ay itinuruan tayong gawing alagad. Ipinahayag naman ng Panginoong Jesus sa mga apostol ang dapat gawin. Ipinahayag naman ng mga apostol sa iglesia ang lahat ng mga dapat gawin. Kaya nakukuha natin, naiintindihan natin ang lahat ng mga bagay. Nauunawaan natin ang lahat ng bagay. Kahit wala kang kaalaman sa medisina o anumang bagay, bakit nagkakaroon ka ng karunungan na mai-apply ang mga karunungan binibigyan ng Diyos sa iyo? Kahit wala tayong gaano kaalaman, nabibigyan ng kaalaman. Yun yung karunungan na binigay ng Diyos sa atin, makaunawaan ang lahat ng bagay. Kaya napaka-importante na laging masunuri sa Diyos. Kasi pag laging kang sumusunod sa Diyos, the Word of God is held to the place. May mga bagay kasi tayo, minsan nakakalimot tayo, nawawaglita, careless tayo, di ba? Ang Diyos ang nagpupuno noon, message kanina ng prophet yun eh. Ganapin natin ang dapat ganapin, yung mga bagay na hindi natin kaya siya gagawa. Ang importante lang, magpakabanal-banal tayo. At itong pagsubok na ito sa buong sanlibutan, madadagdagan pa ito ha. Beginning of sorrow pa lang ito eh. Kasi every generation may lumalabas naman ng mga bagong viruses eh. Eh ang viruses naman, hindi naman kasi nagagamot yan eh. Tinitreat lang yan for prevention. Kaya pag nasa iyo na yan, kailangan malakas ang resistance mo, labanan mo. Doon naman kumikilos ang Diyos sa atin. Ma-infectan ka man o hindi, kikilos ang Diyos, lalaban. Kasi yung mga bacteria lang ang napapatay pa ngayon, antibacterial eh. Mga antibiotics. Pero yung mga viruses na yan, madadagdagan pa yan ng mga unknown viruses. Kasi nung araw, akala ng mga tao, di ba no? Nagkakamatay-matay yung mga tao. Sasabihin nila, may peste. Pineste tayo kung ano ginagawa nila. Nagpo-procession, nag-aalay ng kung ano-ano to the goddess of fertility, to the goddess of ganito, ganyan. Sabihin nila, nagalit daw ang mga Diyos. Hindi nila alam mga viruses yun, tsaka bakterya. Kaya namamatay yung mga tao, bawat barangay ng mga panahon, nagkakaubos. Nakipaglibing yun sa kinabukasan, yung nakipaglibing, yun naman ang inililibing. Sabi, nakasumpa kami. Kaya ang dami naging relihiyon nung araw. May sumasamba sa ahas, sumasamba sa araw, sa bituin, sa buwan. Akala nila yung mga salot na gaganap sila, makukuha ng Diyos nila na yun.
hindi nila alam yung mga virus yun. Ngayon lang natin discover yung mga ganyan. Kagaya ng bubonic plague. Diba? Akala nila nun, galing daw sa daga yun. Oo, galing nga sa daga. Pero ano yung source na pinanggalinga? Kuto. Kuto ng daga. Doon ang galing ang bubonic plague. Kaya yung mga kuto, kahit ang liit-liit yan, killer yung mga yan eh. Akala natin sa daga galing. Nung pala, yung kuto sa daga, doon galing. Ewan ko itong COVID-19, kung saan galing ito. Sinasabi nila sa unggoy daw eh. Ewan natin. Silang mga scientist nakakalan niya. Tayo, bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, kaalaman, dumipesa sa lahat ng mga yan. Habang nananatili tayo. Para tayong ano, nasasakop ng inahing pakpak ng manok. Kapag nasa loob ka ng pakpak ng manok, hindi ka magagal. Sabi ko nga, para tayo mga boy in the bubble. Bubble boy. Yung kada tayo lalabas, para tayo nandun sa loob ng bubble. Protektado tayo. Ngayon, pumuputok din yung bubbles eh. Huwag kang didikit doon sa may papaputok ng bubbles. Huwag mo, don't tempt the Lord your God. Alam mo na yung ahas eh, may laso nakakapatay. Hawa ka pa ng cobra. Hindi magnakagat ka nung patay ka. Do not tempt the Lord your God. Lumayo tayo sa lahat ng anyo ng masama. Inuutusan tayo ng Diyos sa lahat ng anyo ng masama. Lumayo. Katulad niya, ano ngayon ang anyo ng masama? Yung mga uubo-ubo. May lagnat siya. O di layuan mo yung mga uubo-ubo. Hindi naman yung mga kapatid natin, alam mo, wala naman. Yung mga hindi mo kilalang tao. Eh, wala na yun. Lahat ng uubo-ubo. Baka masampal ka pa ng sabi. Ano ito? Ako no, wala ako ganyan. Simplihan mo lang kung tingin mo. Halimbawa, tingin mo talagang defective itong tao na ito. Simplihan mo layo. You have the right to get away from that. You have all the rights. Layuhan mo lahat ng anyo na masama. Ganun lang naman eh. Tapos, at katulad ngayon, medyo hanggang April 14 pa yata yung community quarantine, di ba? Ay di, alamin natin kung matutuloy tayo sa 9-10. Pag lolo-obin ninyo, tuloy tayo. Pag hindi, di hindi. Another time. Pwede naman tayo kahit anong araw gustuhin natin. Tayo hari ng ating mga, hari tayo ng bawat sandali ng buhay natin. Ay di mag-meeting lang tayo. Wala, malapit, pag malapit na yung April 9, tsaka tayo mag-meeting, tingnan natin kung itutuloy ba natin ito o hindi. Yung majority vote ng iglesia, kung ano yung majority vote, yun ang gagawin natin. So sa ngayon, medyo relax-relax lang tayo. Hindi ka naman magagalaw niyan eh. Hanggat hindi ka nga dumidikit ito sa infected. Eh sa ngayon, hindi naman natin kilala kasi yung infected, di ba? O halimbawa, yung mga lugar na identified na, may mga virus na, dilayo ka na. Halimbawa, katulad ng Pasig General Hospital, tsaka itong Tri-City, meron na yata dyan. O hindi mo kanya pumunta sa iba mo, hindi talaga pumunta. Ganun lang naman kasimple, layuan mo lahat ng anyo na masama eh. Lalayo ka lang, kang didikit. Parang ano yan eh, fornication. Parang adultery. Para hindi ka mag-commit ng adultery, di lumayo ka sa magandang nangakit. Eh, ang ganda nga niya, nangakit, didikit ka pa. Di mababirus ka niyan. Makakaiwas sa virus ng fornication. Layuan mo. Kaya sabi ng Diyos, lumayo tayo sa lahat ng anyong masama. Binibigyan tayo ng mga karunungan ng Diyos. Na simpleng karunungan lang, pero very effective. Mga aral ng Diyos. Sabi sa Job 12:13. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Kanya ang payo't pagkaunawa. Narito siya'y nagbabaksak at hindi maitatayo uli. Siya'y kumukulong ng tao at hindi nabubuksan. So yung sinaraduhan ng Diyos, hindi mabubuksan. Yung binuksan ng Diyos, hindi masasaraduhan. Siya ang pinagmumulan ng karunungan at kaunawaan. Yun ang ibinigay sa atin, mga kapatid. Binigyan tayo ng karunungan at kaunawaan, makaunawaan ang lahat ng bagay. Kaya ang buhay natin dito sa lupa, tagumpay sa lahat ng bagay. Graduate ka, hindi ka graduate, matalino ka, average ka, hindi na pinag-uusapan niya eh. Kasi ang importante, nasa iyo yung katalinuhan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, si Kristo. At ang lahat ng bagay, iaaral sa atin ng Espiritu Santo. Magtatanong ka lang, kasi as it shall be given eh, seek you shall find. Magtanong ka. Tanungin mo ang Espiritu Santo na sa iyo. Lagi kang magtatanong ng gagawin mo. Ano man ang gagawin mo,
Kahit yung mga tao, nakapansin, oh Lord, ano ba? Lalayuan ko ba ito? Kasi siya nakakaalam ng lahat ng bagay. Eh kung tatanungin mo yung nakakaalam ng lahat, eh di sasagutin ka. Matuto tayo makipag-uusap sa Diyos. Bago ka gumawa ng isang bagay, magtanong ka sa Kanya. Kasi sasagutin ka naman eh. Kung ano yung pumapasok sa kaisipan mo na talagang hindi, lalo na ayaw maalis, talagang yun at yun, yun na yun. Hindi na nga naaalis eh, nagmimensahe na lagi. Ito gawin mo, ito gawin mo. Kaya malalaman mo, ito na nga. Lahat, lahat ng direction pupuntahan mo. Oh Lord, dadaan ba ako doon? Kasi ang gusto ng Diyos yung nagtatanong tayo lang, eh kaya sabi niya eh, hindi kayo tumatanggap, hindi kasi kayo humihingi. Humingi nga kayo para tumanggap kayo. Ask, it shall be given. Seek, you shall find. Humingi ka, bibigyan kita. Pumagto ka, bubuksan kita. Pero kinakailangan, ganapin mo yung pagkatok, yung paghingi, pagtatanong. Para matulungan tayo ng Diyos dito sa mundong ito. Kasi ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay at siya ang nagpapahitulot ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi ko nga eh, kahit kitikok-tikok ka na, kung ayaw ng Diyos mamatay ka, hindi ka mamamatay. Aabutin ka pa rin ng buhay ka, darating ang Panginoon. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay. Sabi sa Deuteronomy 32:39. Tignan ninyo ngayon na ako'y sa makatwid ay ako nga at walad nyo sa akin. Ako'y pumapatay at bumubuhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay. Walang makakakawala sa kamay ng Diyos. Siya sumusugat, siya nagpapagaling, siya nagpapabaksak, siya nagtatayo. Siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay. So kung ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos lamang lagi araw-araw, umaasa ka sa Diyos araw-araw ng buhay mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit ano mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi tayo magtatagumpay. Sabi ng Bible yun eh. 1 Corinthians 15:57. Dadapo at salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tagumpay tayo dahil nasa iyo, Panginoong Jesucristo. Tagumpay siya sa lahat ng bagay. Tinuksos siya sa lahat ng bagay. Nakapasa ang Panginoong Jesucristo. Tagumpay siya sa lahat ng bagay. Kung nagtagumpay ang ulo, tagumpay din ang katawan. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Diyos, tagumpay na tayo. Pinagtagumpayan natin ang lahat ng bagay. He that is in us is greater than he that is in the world. Kasi ang importante lang talaga, magpapatuloy tayo sa musunod, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Nga, huwag kang bibitaw. Kahit ano mangyari sa buhay mo, huwag kang bibitaw. Lagi kang sumasampalataya, patuloy kang sumasampalataya. Masarap namang mabuhay na Kristiyano kahit ang hirap eh. Merong kagalakan sa puso mo na hindi mo ma-explain eh. Sabi ko nga nun eh, kahit anong hirap dinadanas mo, ako gusto ko umiyak eh, pero ba't hindi ako umiiyak eh? Gusto ko umiyak, hindi ako umiiyak eh. Ang dami ko kasing hirap na dinaanan. Yun nga lang, operahan ka ng paa sa orthopedic, yung biruy mo, ilang buwan kang hindi ka nakakapaligo, ang nagpapaligo sa'yo, si baby. Sa pag-ebak mo, paglakad mo lang, ang hirap. Biruy mo yun, napakahirap no, pero natiis ko yun. Dahil sa tulong ng Diyos yun. Napakarami kong dinaanan, na-paralyze ako. Nakaupo ako sa wheelchair. Pero niloob ng Diyos, makatayo ako. Habang kasing dumadaan tayo sa maraming pagsubok at lalo ka tumatatag at tumitibay, sisiyaw na lahat yan. Dinaanan mo na yan eh. Sabi nga ng salita ng Diyos eh, huwag magyabang yung nagsusuot pa lang ng damit panlaban sa gera. Yung naguhubad na. Ibig sabihin, marami ka ng experience na dinaanan. Sanay ka na sa labanan, puro peklat ka na. Pag wala kang peklat, hindi ka napalaban. Natatandaan niyo ba yung Little Weapon na kay ano, Mel Gibson? Tsaka kay ano, yung babae doon, may edad na rin eh. Rene Russo. Nagpakitaan sila ng peklat eh. Eh pareho silang pulis eh. Sabi niya, hanggang siya nag-uwaran yung dalawa, alam niyo na ako sa napunta yun. Nagpakitaan ng peklat eh. Ibig sabihin kasi, pag may peklat ka, ibig sabihin, tinamaan ka. Kasi tatamaan naman tayo, sabi ng Diyos eh.
makakagat ang sakong natin ang ahas eh. Pero tatapakan natin ang ulo ng ahas. Durog ang ulo na, pero makakagat ka sa sakong. Ibig sabihin, nasa mundo pa tayo, nagkakasala pa talaga tayo. Naglalakad tayo sa ibabaw ng mundo, magdudumihan yan. Kaya nga sabi, maglinisan kayo ng paa. Pray to one another, lalo ngayon. Kailangan ng prayer ng bawat isa sa atin. Ipag-pray mo bawat isa-isa. Kasi yung ginagawa mo, ginagawa natin lahat. So we are praying to one another. Lalong buong-buo ang protection natin sa Diyos. Kasi we pray to one another. Napakahalaga ng panalangin na matuwid. Kung meron man hindi matuwid sa atin, ay ang daming nananalangin. Alam nga naman, walang matuwid doon. Sabi sa James. James 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Halimbawa, araw na ito, hindi ako matuwid. Nanalangin ako. Pero kinabukasan, matuwid ako noon. Nanalangin ako. Didinsingin na Diyos dalangin ko. E araw-araw ba, hindi tayo matuwid. Minsan hindi tayo matuwid kasi nga nakakalimot tayo eh. Pumikilos ang dating pagkatao. Pero merong araw naman matuwid tayo. Eh malaki nagagawa ng panalangin. Eh kung lahat tayo, we are praying to one to another. Maging bisyo mo panalangin. Magsanay ka sa kabanalan. Masanay ka sa panalangin. First Timothy 4:8. Sapagkat ang pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng bagay ay pinakikinabangan sa mga pangako ng buhay at sa darating. Dapat takwil mo ang mga kadhang masama at walang kabulo at magsanay ka sa kabanalan. So ang pagsasanay sa kabanalan, pagsasanay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pag lagi ka sumusunod, sabi sa Philippians 2, kaya mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. So kapag lagi ka sumusunod sa salita, nasasanay ka sa kabanalan. Kapag sanay ka na sa kabanalan, hindi mo mamamalayan, nirarapture ka. Kaya sabi, darating ang Panginoon na hindi na natin mamamalaya. Bakit? Sanay ka na sa pagsunod eh. Sanay ka sa kabanalan. Kapag lagi ka sumusunod sa salita ng Diyos, nasasanay ka sa kabanalan. Kaya sabi ni Pablo ganito eh. Mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa nga ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanas at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ang gumagawa sa atin eh. Ano yan? May election ba? Parang may election na naman eh. So mga kapatid, isa lang ang imumungkahi ko sa inyo mga kapatid, pray to one another. Masanay kayo talaga, magkaroon kayo ng time of prayer. Kasi kami, may time of prayer kami dalawa ni baby, kung dalawa o tatlo sa lupa, ang nakakatipo, humihingi na ng bagay na gagawin ng Diyos yun. Kaya kung meron kayong gustong ipapray, papray, ibatin nyo sa amin, magpray-pray namin dalawa ni baby. Tapos, meron din akong prayer pag sa madaling araw. Sa madaling araw. Pag sanay ka na doon, automatic na sa'yo yun. Kahit anong oras ako magising ng madaling araw, alauna media, alas dos, alas tres, alas kwatro, sisimulan ko na ang panalangin yun. Iisa-isahin ko na kayo doon. Tapos doon, sanay na rin ako mag-stretching sa kame. Yung mga exercise na yoga, exercises na stretching, mahusay yun eh. O pagkatapos, paglabas doon, sanay na rin ako mag-exercise na mag-workout sa labas. Ihahanda ko na yung mga herbs and spices ko. Tapos lalakad na ako sa Evergreen. O, ganun lang yun. Kung ano yung kinasanayan mo, araw-araw mo gagawin. Kaya kung masasanay tayong lahat na magpakabanal tayong lahat, walang mamamatay sa atin. Kung may dapuan ka man yan na kung ano nung idapo ng virus na yan, wala yan. Kumalab man siya, hindi siya makakapanakit. Kasi may protection tayo sa Diyos, mga kapatid. Ang
Ang hinihingi lang lagi ng Diyos sa atin na let us pray to one another, mga kapatid. Amen. Good morning, mga kapatid. Good morning. Muna, papasalamat ako sa Panginoon na nilolog niya na nakapag-worship tayo sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan sa mga parang imposibleng paraan, pero naging posible. Pagamat na we are not physically all together, we are spiritually, electronically together to worship the Lord in the Spirit and Truth. At naibibigay niya sa atin ang mga mensaheng dapat niyang ipagkaloob sa atin every Sunday. At sa isang nais niyang iparating sa atin na dumarating na yung the beginning of sorrows, yung pasimula ng mga kahirapan ng sanlibutan, pasimula ng kabagabagan, pasimula ng mga kalungkutan. Bagamat apektado tayo dito sa mga nagaganap na ito, meron naman siyang binibigay ng mga protection sa atin na hindi tayo magagalaw ng masama. Noong araw, ang unang iglesia, pinagpapapatay din sila pag sila nananambahan, at ang umuusig sa kanila ay mga tao na ginagamit ni Satanas. Ang ginawa naman ng mga Kristiyano noong mga unang panahon, nag-meet sila sa underground o yung mga tinatawag na catacombs. Doon sila nakikita-kita, at yun nga na nagpatuloy silang sumasamba sa Diyos, na pinipilit silang puksain ng mga kalaban ng mga alipores ni Satanas. At ganoon din tayo ngayon na pinipilit tayong puksain sa pamamagitan ng hindi naman mga tao na alipores ni Satanas, kundi mga viruses na alipores din ni Satanas. At ito'y pasimula lamang ng mga masasamang araw, mga pestilences kung tawagin nga sa Bible. At ang magagawa lang natin dito ay umasa sa Diyos na lagi niya tayong tutulungan sa lahat ng bagay, at ipagpapatuloy niya na every Sunday nakakapagpatuloy nga na makakapanambahan tayo palagi, at patuloy na tutulungan tayo ng Diyos na laging nakakasama ang bawat magkakapatid. Bawat isa sa atin ay electronically kasama sa pagsamba, at naipaparating ng Panginoon ang mensahe niya sa atin, sapagkat maraming bagay na marami pa tayong dadaanan, yung tinatawag na bautismo sa apoy. Pero ang ginawa naman ng Diyos doon, binigyan niya rin yun ng paraan para mailaga natin ang mga kahirapan at pagbabata ng pagsubok. Yan ay nakasulat sa 1 Corinthians 10:13. Babasahin ko. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis na tao, dadapatapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin na higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So matitiis natin ang lahat ng ito na dulot ni Satanas, sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng mga katalinuhan, kaparaanan na makakailag tayo dito. Mapag-iingatan natin ang ating mga sarili na siya ang magbibigay nga ng karunungan, at tutulungan niya tayo sa lahat ng ito. At magtatagumpay pa rin tayo, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, sapagkat tayo dadaan sa refining process. Ito ang nakasulat sa Malakias 3:3. At siya'y mauupong gaya ng manginintab at magdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang gitot pilak, at sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. So para talaga tayo makapaghandog ng handog sa katwiran ng Diyos, dadaan talaga tayo sa maraming pagsubok na lulutang ang pagkagintot pilak natin. At ito na nga ang nakikita natin na lahat tayo nasa ating mga puso na sa anumang paraan gusto natin sambahin ng Diyos sa Espiritu at Katotohanan, na anuman ang nagaganap sa mundo, hindi mahahadlangan ng Diablo ang pananambahan ng bawat isa sa atin. At nakikita ng Diyos sa puso natin yun na tapat tayong lahat
na maraming mga kaparaanan na ginagawa ang Diyos. Yun nga lang pananambahan na hindi natin akalain na mangyayari pala itong mga ganito, at nagbibigay siya ng paraan para nga makapanambahan tayo. At marami din paraan para makapagpadala tayo ng mga ikapotan doon, electronically rin. So talaga yung high technological capabilities ngayon ng mga tao, yung katalinuhan ng tao, nagagamit din ng Diyos yun para sa kapakanan ng kanyang iglesia. At ito nga ang nagaganap sa atin, na dadaan talaga tayo sa refining process na sinasabi rin sa Zechariah 39. Ito ang sinasabi niya na, at akin dadalhin ang ikong agkatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayan ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa akin pangalan, at akin silang didinggin. Akin sasabihin sa bayan ko, at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. So ibinibilang tayo ng Diyos na possession o kanyang bayan. Pag ibinilang kayo ng Diyos na possession, mahalaga ka sa kanya. So ang lahat ng bagay na mahalaga, hindi mo pababayaan. May mga bagay na napakahalaga sa atin, hindi natin ito pababayaan. Eh napakahalaga tayo sa Diyos, kaya hindi niya tayo pababayaan. Kailanman, puproteksyonan niya tayo magpakailanman, at ililigtas niya tayo sa lahat ng gagawin ng kalaban. Kung natatandaan niyo yung istorya ni Jesus Christ, di ba? Nakatulog si Jesus Christ dun sa barko. Ay yung mga apostol, di ba, nakita nila, bumabagyo. Pinapasok lang tubig yung barko. Natatakot sila. Siyempre, miski ngayon, nakakatakot, di ba? Umiiwas tayo sa mga viruses ng COVID-19 na nagkakaroon tayo ng kaisipan na baka mahawa tayo, baka maapektuhan tayo, ma-infected tayo. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos, di ba? Sabi ni Jesus Christ, anong kinatatakot nyo? Di ba't kasama nyo ako? So yun lang lagi ang magiging pananampalataya natin, na kasama natin lagi ang Panginoon sa barko. Kahit parang rurubog na yung barko, napupuno ng tubig, bumabagyo, hindi pa rin niya tayo pababayaan. Relax na relax siya, nakakatulog pa siya sa gitna ng mga kabagabagan, di ba? E tayo, kung tayo, tao na talagang nature ng tao, matatakotin, nangangamba. Pero nandun palagi ang Panginoon para palakasin ang loob natin. Nandun ang Panginoon para tulungan tayo lagi. Kailangan lang lagi tayong tatawag sa Kanya. Lagi tayong hihingi ng tulong, katulad ng ginagawa ng mga apostol na sinasabi na na, Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Sapagkat minsan nga, ating pananampalataya ay humihina eh. Kaya hihingi tayo ng kalakasan. Wala naman ibang hihinga ng kalakasan, kundi ang Diyos lang. At ito sa pamamagitan lagi ng pananalangin. At lagi tayong mananalangin sa isa't isa. Kailangan natin ang panalangin sa bawat isa. Nasa panahon na tayo ngayon ng kabagabagan, nasa panahon tayo ng pagsubok, at bibigyan nga tayo ng Diyos ng mga kaparaanan para mailagan lahat ito. Kaya wala din tayong dapat ikatakot. At ang talagang katotohanan nito, kailangan subukan tayo. Ito yung sinasabi niya sa Proverbs 17:3. Ang kadalisayan ay sa pilak at ang hurni sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. So tinitingnan ng Diyos talaga kung anong buhay talaga tayo meron dito. Titingnan niya kung ano pa rin ang magiging pamumuhay natin. Katulad nga nito na patuloy at patuloy tayo sinusubukan ng Diyos kung hanggang saan talaga tayo susunod. Pero nakikita ko na natutuwa nga ako eh. Kasi andun yung pagnanasa natin lahat na magsama-sama, tinetesting natin lang, katulad nung ginawa ko, tinesting ko muna yung video phone sa Facebook, sa Messenger, at nakita natin na 8 lang ang nakakapag-participate, hanggang inintroduce nga ni kapatid na Rose by yung Zoom na apps na 100 participants ang pwede dun. So pag-aaralan natin mabuti ito, kung paano pa mapai-improve natin ito.
titignan natin ang mga iba pang kaparaanan na ibibigay ng Diyos sa atin na makasama tayong lahat dito sa pagsambanto na every Sunday nakakasamba tayo. At nakakapag-video tape din ako, nakapag-upload ako ng mga mensahe ng Panginoon para sa atin. At nakakatuwa nga itong nagaganap sa buhay natin, mga kapatid, na talagang ginagamit ng Diyos yung mga computers, na napapansin ko nga na nagiging magaan na nga ang buhay. Lahat ng bagay, puro delivery na. Lahat ng bagay, electronically, money transfer, hindi ka napupunta kung saan-saan. Diba? Napakaganda rin ng mga pamamaraan ng katalinuhan ng tao na ginagamit ng Diyos for the goodness ng kanyang mga anak, katulad natin. For the goodness pa rin ito nagaganap sa atin. Kaya lang, talagang titiisin natin ito kasi apektado tayo eh. Pag may bagyo, siyempre mahahanginan ka. Pag may bagyo, may mga babaksak ng mga puno, may mga sanga mababare, may mga bubong nalilipad, may masasaktan. Natural yun. Pero pagkatapos naman ng bagyo, maaliwalas eh. So, itong bagyong dumarating na to sa mundo, tapos nito maaliwalas din to eh. At ito for the good natin. Kasi dito mapapatunayan kung gaano tayo kasolid sa Panginoon. Dito mapapatunayan kung sino sa atin talaga yung matatapat na lingkod ng Diyos. Sino talaga yung handa talaga magtiis, magtiyaga, na gawin ang lahat para sa Panginoon. Na ibibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Doon ang ikinalulugod ng Diyos sa atin yun. Meron tinatawag na test of the storm eh. Yung sinasabi sa Luke 6:48. Umpisa natin sa 47. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato at nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yon at hindi nakilo sapagkat natitirik na mabuti. So yung foundation sa bato, malalim ang foundation. Kasi pag ikaw naghuhukay ka ng tinatawag na puting sa building, maglalagay yun ng columns eh. Malalim na malalim yun. Pag malalim na malalim yun, kahit lumindol o magkaroon ng storm, umuga, hindi magagalaw yun. Kasi nakabaon sa ibabaw ng bato. Kaya ang bato ay ang Panginoong Jesus. At ang naging halintulad nga ng matibay na pananampalataya, si Pedro na tinawag din bato. Cephas kung tawagin na. A small stone. Pero bato pa rin, ibig sabihin matibay. Kasi karakter ni Simon Peter yun eh, matatag siya, matibay, matapang. Kaya lang medyo emotional, pero matapang at matatag siya. Pero kita mo na kahit sa katatagan niya pa rin, talagang pagiging tao ni Simon, ay talagang nahulog pa rin siya, nagkasala, pero matatag siya at matibay. Kaya sabi naman ng Panginoon, kapag matibay ka na at matatag ka na, patibayin mo naman ang aking mga kapatid. Ang iyong mga kapatid. So, nandun talaga eh. Ang makapagpapatibay sa atin, yung dumaan din sa matitinding mga pagsubok. Kaya nga, kailangan talaga tayo magpanalanginan ngayon, mga kapatid. Yan ang sandatang binigay sa atin ng Diyos na kailangan gampanan natin talaga sa bawat isa na nalagi nananalangin sa isa't isa. At ito naman na nagaganap sa atin, tinuturoan tayo ng Diyos na patuloy na magpanalanginan sa isa't isa. Maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Excuse me. Kasi mayroong pagsubok na dadaanan talaga eh, sabi sa Deuteronomy 8. Ito yung nagyayari ito sa Israel eh. Sinubukan ng unang iglesia sa wilderness ang bayang Israel. Ito sabi ng Panginoon. At iyong aalalahanin ng buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba ka at subukin ka at malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. So tinitignan ng Panginoon sa atin kung ano nasa puso natin.
gaganapin pa ba natin ang mga kalooban ng Diyos? Kasi ito, ang dami na ng hindrance, di ba? Ang daming ginagawa ng kalaban na pinipigilan tayo magsama-sama. Pinipigilan sumamba, pinipigilan ganapin natin ang lahat ng mga ordinansa ng apostol, pero mapipigilan ba? Na hindi niya naman yung napipigilan, di ba? Bakit? Nandun sa puso natin yung pagnanasa makasunod. Kaya sabi nito, susubukan po kayo. Malaman, ano ba nasa puso niyo? Susunod pa ba kayo o hindi na? Pero nandun nga ang pagsunod natin eh. Kaya nga, nakakatuwa nga eh, na talagang very unique ang pamamaraanan kasi nga eh, no? Hindi ko akalain na ganun mangyayari itong mga ganito, na nakikita mo, we are being consolidated spiritually and then electronically. Talagang sa pamamagitan ng mga electronics, you know, sa mga gadgets, mga akala natin itong mga gadgets na ito, eh, ano lang ito, eh, kumbaga sa ano, hindrance to, hindi eh. Useful din ito eh, kapag kailangan gamitin. So lahat ng bagay, ginagamit ng Diyos to the usefulness eh. Ito mo nga yung panahon ni ano, di ba, ni Balaam. Kabayo nga ang ginamit nun, di ba? So, oh, yung panahon ni Elijah, uwak yung ginamit, di ba? Oh. Ngayon, ang ginagamit na ngayon ng Panginoon saan, electronics eh. High technology of computers, di ba? Talagang, this is the last days na talaga na sa mga huling araw, the minds and of man shall increase. Talagang very clever, very matalino ang mga tao. At napakaraming mga invention na gagamitin ng Diyos sa kapakanan natin. Yun ang kagandahan nun eh. We are being tested talaga, na sinasabi sa James 1:12 naman. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa nagsisiibig sa kanya. Wala naman tayong ibang ninanasa sa buhay, kundi yung crown of life, yung buhay na walang hanggan. Wala namang iba tayong purpose ng buhay, kundi makapunta sa langit. Kaya ang gagawin naman ng Diyos, para matiyak naman din natin, na tayo nga ang pupunta talaga doon, dadaan tayo sa pagsubok, sa bautismo sa apoy, para maalaman talaga kung sino sa atin ang dinto at pilak na talagang susunod sa kalooban ng Diyos to the last drop of our blood. Talagang ganito talaga ang sistema. He is leading men in a most difficult way. Tinatawag na trying times. Pag sinabing trying times, yung talagang kabagabagan, very difficult, very napakahirap. Kami nga mga senior, ako nga, hindi na ako makakalabas ng bahay. Kasi kapag lumabas ng bahay ang senior citizen, huhulihin eh. Eh, hindi ko na magagawa yung araw-araw na ginagawa ko. Sa nagkaroon ng pagbabago, nag-twisting ng, ano, ng way of life. Eh. So mag-a-adjust ngayon tayo dito. So adjustable naman kasi tayo. We can adjust to everything. So gagawa ka na naman ng panibago mo mga way of life. Kung paano na ngayon ang sistema ang gagawin mo, makakop up tayo sa ganun sistema ng buhay. At hindi tayo pababayaan ng Diyos kasi bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, katalinuhan na ma-overcome lahat yun. Kaya yun ang kagandahan ng Diyos eh. Nagagabayan niya tayo. We will acknowledge everything to the Lord and He will direct our path. Yun ang kagandahan ng Diyos eh. Meron tayo talagang gumagabay na Espiritu Santo sa atin. At doon to naman nakikita na lahat tayo, lahat ng members na iglesia ng palatid, talagang nandun yung pagnanasan, makasunod talaga. Kita mo nga, dahil pag nagpapadala lang natin, meron nagpapadala sa Palawan, meron nag-money transfer sa BPI, sa D, sa, what is that ano yun? Gcash, di ba? Lahat ng paraan ginagawa eh. Meron iba, nagbabike, para makarating lang yung ikapo niya, o ganun eh. Napakaganda eh, lumalabas yung dalisay na puso ng bawat isa na talagang gusto mong sumunod. Gagawa ka ng mga paraan para makatugon ka, makasunod ka. Yun ang kinalulugdan ng Diyos. Doon nalulugdan ng Diyos yun. Nandun yung pagnanasa mo na magpakabanal-banal. Nandun yung pagnanasa mo na makasunod sa Kanya. Against all odds. Na para tayong agila, na lumilipad tayo. Against the storm. Sumasalubong tayo sa plot ng malakas na hangin. Sumasagupa tayo sa mga alon. Yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Yan ang tinatawag na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi nung araw, ang mga Kristiyano, natakot na sila nung araw eh. Kasi nga, pinapatay sila eh. Biruin mo, license to kill si Pablo. Papatayin niya ang mga Kristiyano.
Ihagal habol-habol niya ito hanggang sa kangkungan. Hanggang sa dumating na yung panahon na si Pablo naman ang hinahabol sa kangkungan. At ganoon na nga nagkaroon ng iglesia sa bawat iglesia na bago na itatag ni Pablo yung mga seven churches sa Asia Minor, talagang ano, napakahirap ng mga persecution talaga at saka mga pagsira ni Satanas. Nga sa dumating yung early church nga na talagang nag-underground na sila lahat. Pinipersecute talaga sila, pinapatay sila. So sa catacombs na sila nagpupunta sa ilalim ng lupa, humuhukay sila ng mga tunnel na gumagawa sila ng catacombs. Doon sila nag-limit, doon sila sumasamba. Parang ganun din nga nangyayari sa atin ngayon eh. Sa pag-usig sa atin ng mga alipores niya sa ng mga virus, pumapasok tayo sa mga catacombs, sa mga pamamaraan kung saan mag-limit tayo na masasamba pa rin natin ng Diyos sa kaparaanan, sa espiritu at katotohanan. No, napakahiwaga ng Diyos sa mga pamamaraan. Talagang hindi tayo niya pababayaan na hindi maganap yung kalooban. Ito eh, simula pa lang ito ng kahirapan ito. Marami pang dadaanan ng iglesia, marami pa tayong dadaanan. Pero lahat yun tagumpay. Dahil sinabi nga ng Diyos yun sa 1 Corinthians, babasahin ko ulit ha. 1 Corinthians 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Dadapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tukso yung nahigit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis. So meron laging solusyon na bibigay ang Diyos sa atin. So wala tayong dapat katakutan eh, wala tayong dapat ipangamba eh. Kasi ang Diyos ang gagawa nga, siya gagawa ng paraan ng pag-ilag. Siya ang magbibigay sa atin ng paraan para matiis natin at pagtagumpayan natin itong mga pag-uusig ni Satanas sa atin. Pagkat in the long run, hindi naman mananalo, talo yan. In the long run, talo lagi. Kahit manood ka ng mga pelikula o manood ka ng mga sa sine o sa mga istorya, yung nagpapasimula yung mga kontrabida, talaga namumagigay sila sa umpisa eh. Kawawa yung mga bida, diba? Talagang bugbog sarado. Pero pagkat magtatapos na at kumikilos na yung katuwiran at katarungan, ang nakakaawa na yung mga kontrabida dahil kawawa na ang mga nangyayari sa kanila eh. Kasi talo sila, hindi sila mananalo. Ganon din ang ginagawa sa atin eh. Talagang pinahihintulutan ng Diyos na mabugbog tayo ng todo para lumutang yung pagiging hinto natin. Tapos siya naman ang gagawa na paraan para magtagumpay naman tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Kasi may sinasabi ang Panginoon sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Siya yung magpapatibay sa atin hanggang sa katapusan. Sabi sa 1 Corinthians 1:7-8, ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya naman magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang purpose ng Diyos talaga, kaya tayo dumadaan sa ganito mga kahirapan, pagsubok, ang purpose niya na hindi tayo mapagwiwikaan sa araw na yun. Na talagang siya, patitibayin niya tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga kahirapan, pagbabata. Yun ang bautismo sa apoy. Kaya nga binautismo ang iglesia sa espiritu at sa apoy. Kaya malalaman mo bilang isang Kristiyano ka na meron kang bautismo sa espiritu dahil dumadaan ka sa bautismo sa apoy. At yun nga ang nangyari sa one-third na natira sa iglesia, tayo nga yung pinagpala na yun, na tayo yung remnants ng iglesia, na patuloy at patuloy na talagang gaganapin natin to the end. Talagang hindi natin mamahalin ang dati ang pagkatao natin, mabubuhay tayo sa bagong pagkatao. At wala tayong ninanasa kundi ang patuloy na tulungan tayo ng Diyos na magampanan natin ang kabanalan. At patuloy na magampanan natin ang kabanalan, mga kapatid. Amen.